my God! Ang gwapo talaga ni Sir Spencer! Hi, Sir Spencer! Grabe! Ang suplado pero ang gwapo talaga! Sunod-sunod na sigawan ang maririnig mo sa hallway dahil dumaan si Sir Spencer, ang pinakamamahal kong prof. Ako nga pala si Inari, isang second year college student sa Kolehiyo San Agustin dito sa Makati. 17 years old. Half Spanish ako dahil Spanish ang dad ko. Nasa dugo ko ang pagkatisay. Brown na brown ang mga mata ko. Maliit lamang ang hugis na mukha ko at makinis. Maliit ang aking ilong na pinaresa ng maliit na mga labi. Likas na din sa akin ang pagkamamula-mula ng balat ko dahil siguro sa lahi ko. Mahaba at itim naman ang buhok ko na naman ako sa mama ko. Ang lolo ko ang nagpapaaral sa akin at 107,000 ang tuition fee dito kaya naman kailangan ko talaga mag-aral ng mabuti dahil hindi biro ang halaga dito. Well, transfer student ako from London dahil naghiwalay ang parents ko at may kanya-kanya na silang pamilya. Ako naman ay nasa poder ngayon ng lolo ko na isang businessman at kaibigan ng may-ari nitong school. Mag-iisang buwan pa lamang ako sa school na ito at aaminin kong masaya ang college life ko nang makilala ko si Alexander. Siyang mathematics teacher namin na si Sir Spencer. Ang gwapo-gwapo niya kasi at talagang mabibighani ka dahil sa kakisigan. Halos lahat na ata ng kababaihan dito, maging mga babaeng prof, ay magiging karibal ko pa ata. Hoy! Inari! Tapik sa akin ang kaibigan kong si Abby. Siya si Abby Salazar, ang una ko naging kaibigan sa paaralang ito. Maganda siya, katamtaman ng kulay ng balat at mabait siyempre. Yes? Sagot ko. Anong yes? Kanina pa kita nakausap dyan. Natulala ka naman nung nakita mo si Sir Spencer. Napalakas ang boss nito. Nandito pa din kami sa hallway at tinakpan ko ang bibig nito dahil baka marinig siya ng mga estudyante. Mahirap na. Si Abby lamang ang nakakaalam na may pagtingin ako kay Alexander o Sir Spencer. Ano ba? Huwag kang maingi dyan. Baka marinig tayo. Pagpapatahimik ko sa kanya. Paano ba naman kasi wala ka sa sarili mo? Di mo ata na malayo na dumaan si Papa Spencer mo sa harapan mo kanina at nagkatitigan pa kayo. Kuloka ka girl. Nawerduhan ata sa'yo kaya hindi ka pinansin. Snob naman kasi yung tipo mo. Dagdag pa nito. What? Ibig sabihin, sa sobrang lalim ng iniisip ko yung nakita pala ako ni Sir? Ay, nakakahiya. Ano, wala ka sasabihin? Nagda-dreaming ka na naman dyan. Ay, naku, tara na nga't baka maliit pa tayo kay Sir. Yari tayo. Alam mo naman, beast mode lagi yun. So, Sir? So, Sir Spencer ang tinutukoy niya. Dali-dali na kaming tumakbo dahil 5 minutes na lamang ay malilate na kami. Ayoko talaga nagpapalate sa kanya dahil bukod sa crush ko siya, ay sobrang stricto nito sa klase kaya naman takot ang lahat dito. Halay naman, Abby. Huwag mo nga akong hilahin. Sabi ko dahil sa patuloy na paghilan niya sa akin na siyang dahilan ng pagkaputol ng takong kong 1 inch. Yan! Nabali na yung takong ko. Ikaw kasi ang bilis mo. Ang kupad-kupad mo kasi, Inari. Ayun tuloy. Tara na, mamaya mo na yan ayusin. May pandikit ako dito. Dali! Bilisan na natin ako. Alam mo naman pag na-best mode si Sir. Sabi nito. Ako naman ay nagtuloy na ng takbo kahit na kaika-ika at hawak-hawak ko ang takong ko. Patay, late na tayo. Sabi ng kaibigan ko ngunit pabulong lang ito. Nakita namin na tumingin sa amin si Mr. Spencer at tulad ng inaasahan ay nakasimangot na naman ito. Lumapit ito sa amin at nagsalita. Where have you been? Hindi ba kayo aware na oras na ng klase ko ngayon? Pinapainit nyo na naman ang ulo ko. Get your seat! Nakakaalarmang ani to. Tahimik lamang ang buong klase at akmang uupo na kami ni Abby ng... Not you, Mr. Leon. Oh, naku, ako lang bang paparusahan? Nakakatakot si Sir pero ang pogi niyo sobra. Sir? Takang tanong ko. Naku, hindi naman pwedeng ako lang prurusahan. I said not you, Miss Leon. Dito ka umupo sa upuan ko. Motoridad niyang utos. What? Sa upuan niya kung saan? Sa harap ng klase? Hell no, nakakahiya. Pero susundin ko na lang. Naku, makapagalitan pa ako. Inilapag ko na ang bag ko sa locker namin dito sa loob ng klase at dinala ko ang libro, pati na ang notebook ko.
Umupo na ako sa upuan ni Sir, which is yung pwesto ng mga prof kapag nagtuturo, at inilapag ko na sa table niya ang libro at notes ko. Wala ni isa nagsalita, kaya tahimik lamang sa loob ng klase. Napansin kong nakatitig lamang sa akin ang prof ko, kaya nailang ako. Wala talaga mababakas na kahit na anong emosyon sa mukha niya, at suplado talaga, kaya naman yumuko na lang ako at itinuon ang pansin sa libro. Maya-maya pa ay nagsimula na siyang magsulat sa board, at sa tuwing napapalipat siya sa akin ay parang may kuryenteng dumadaloy sa katawan ko. Agad na napapayuko na lang ako at hindi ko siya tinatapunan ng tingin, kahit na nakikita ko na sa side ko ay tumitingin siya sa akin. "Okay, class dismissed," sabi nito nang mag-ring na ang bell. Nakahinga ako ng maluwag at agad kong kinuha ang bag ko sa locker at nagmamadali na akong umalis ng... "Miss De Leon, hindi ka uuwi. Sasabay ko sa akin." "What the? Anong kalokohan to? Oh my. Si Sir, palapit na. Ang guwapo niya talaga. Ano po, Sir? Hindi mo ba ako narinig? Are you deaf?" "Ouch. Ang sakit niya talagang magsalita, pero okay lang. Rush ko naman siya." "No, Sir. I mean, may sundo po kasi ako." Sa totoo lang ay may driver kami at lagi pinag-uutos ni Lolo na ihatid sundo ako. Kumunot ang noon ito. "Sa akin ka sasabay. Tapos." "Oh, ang sungit niya talaga." Pagkasabi niya ay umalis na ito, kaya naman sinundan ko na siya agad-agad. Nasa parking lot na kami at nasa harapan ang kanyang sasakyan, ang kanyang Lamborghini. Halatang mayaman ito dahil paiba-iba ito ng sasakyang dinadala sa school. Well, I'm his stalker. Actually, alam ko nga kung saan ang bahay nito eh. Nasa loob na ako ng sasakyan niya na magsalita ito. "Seatbelt." Hindi ko agad nag-gets ang sinabi niya. Kasi naman, nakakailang eh. "Alam mo na, first time ko at hindi ko alam bakit niya ako ihahatid." "Sir?" Narinig ko sabi nito at mukhang nairita sa akin, kaya lumapit siya at siya mismo ang nagkabit ng seatbelt ko. Grabe, ang lapit-lapit niya sa akin at ang bango-bango niya. Ang bango din ang hininga niya na parang amoy fresh na menthol. Hindi ako makahinga, parang huminto ang mundo ko ng mga oras na iyon. Nang matapos siya sa pagkabit ay tumingin muna siya sa akin at... Shut lang, dahil 1 inch lang ang layo ng mga mukha namin. Nang matauhan ay umiwas ito ng tingin at bumalik na sa inuupan at nagsimulang mag-drive. Katahimikan lamang ang namayani sa amin hanggang sa... "What? Bakit ako nandito sa bahay niya? Don't tell me." Erase. Ang judgmental ko naman ata. Pero bakit dito? Tuloy lang ang pagtatanong ko sa sarili ko hanggang sa maipark na niya ang mamahalin niyang sakyan sa malawak na garahe niya. Napakalaki talaga ng bahay ni Sir at mansyon talaga ito. Pinagbuksan niya agad ako ng pinto at doon lamang bumalik ang ulirat ko. "Baba." Walang emosyong sabi nito. "Sir, bakit? Anong gagawin niyo sa akin?" Sabi ko. "Ang dami mo sinasabi, tara na." At hinawakan niya ang kamay ko sabay hila sa loob. "Magandang gabi, senyorito. Nandito na po ang lolo niyo, si Don Felipe at Don Sebastian." "Tama ba ang narinig ko? Sebastian? Sebastian De Leon? Anong winagawa ni lolo dito?" Hindi ito pinansin ni Sir Spencer at hinila lamang niya ako hanggang sa makapasok na kami sa loob. "Iha, nandiyan na pala kayo." Masayang bati sa akin ng lolo Sebastian ko. Magulo ang isip ko. Paano nagkakilala ang lolo ko at si Sir Spencer? Paanong nandito din si Sir Felipe Agustin, ang may-ari ng paaral ng pinapasukan ko? "Nandito na pala ang apo ko. Tukoy ni Don Felipe kay Sir Spencer." "What? Apo? Paanong..." Naguguluhan ako. "Kay gandang bata naman ang apo mo, Sebastian. Bagay na bagay sila ng apo ko." "Pagtutukoy ng Don kay Sir Spencer." "Oo nga pala, iha. Ako si Felipe Agustin, ang may-ari ng paaralan na pinapasukan mo. At apo ko, si Alexander Spencer, ang professor mo. Alam ko nagtataka ka kung bakit hindi kami magkaapelido. Anak siya ng anak kong babaeng si Diane Agustin. At napalitan ang apelido nito ng ikasalito." Mahabang paliwanag sa akin ni Don Felipe. Kaya naman pala, hindi sila magkaapelido. Nagets ko na. "Pero bakit kami nandito?
Bakit nandito si Lolo? Naguguluhan na naman ako. Tara na, Sebastian, at pag-usapan na natin ang kasal ng mga apo natin. Sabi ni Don Felipe. What? Oh my, tama ba ang narinig ko? Kasal? I mean, kasal namin ni Sir Spencer? Bakit ka nakatanga dyan? Hindi ko gustong makasal sa'yo. Ouch. Oo nga pala, hindi nga naman ako mahal ni Sir. Sir, hindi pa ako ready. Don't call me Sir, okay? Alexander na lang. Tsaka parehas tayong hindi ready. What? Pati si Sir? I mean si Alexander, hindi ready? Eh bakit siya pumayag? Nauna na mga lolo namin sa sala nang hilahin ako ni Sander. Hey, Inri. Look, ayokong makasal sa'yo pero kailangan natin gawin ito para sa mamanahin natin. Sabi niya. Wow, para lang pala doon kaya siya pumayag. Eh, kung tanggihan ko kaya, kainis eh. Hindi ako agad makapagsalita sa sinabi niya. Mamanahin? Tanong ko. Kumunot na naman ang noon niya at halata ang pagkakairita. Hey, I'm 27 years old at kailangan ko ng mapapangasawa dahil yun ang bili ng lolo ko. At ikaw? Ikaw ang gusto niya kaya tayo pinagkasundo, okay? Gawin na lang natin ito para sa mga lolo natin. Hindi halata na 27 siya. Shit, ang gwapo pa din niya. Hindi ako makapag-focus dahil ang pogi-pogi niya. Ay, Inari, huwag ka muna lumandi. Magpakipot ka muna. Are you listening? Kailangan natin magpakasal. Let's make a deal. Kapag nakasal na tayo at nakuha na natin ang mga mana natin, pwede na tayo mag-divorce, okay? Ouch, parang ayoko maghiwalay kami. Pero bahala na nga. Pumayag ako sa deal ni Alexander na magpapanggap kami. At heto na, umarap na kami sa mga lolo namin para ayusin ang kasal. Napagkasunduan na ang magiging kasal namin ni Alexander. Bukas na ang karawan ko at isa na akong ganap na dalaga. Hindi ko ata kinaya ang mga nangyayari kaya habang nag-uusap pa sila Lolo at Don Felipe ay nagpaalam na muna ako magpapahangin sa labas. Hanggang ngayon ay hindi pa rin ako makapaniwala na magpapakasal ako kay Sir Spencer, ang pinaka-crush kong prof. Hindi ko mawari ngunit parang masaya ako na hindi. Naguguluhan ako sa sarili ko. May tumikim, bigla kaya napalingon ako. Kasalukuyan ako nakaupo sa isang malaking swing na pantatluhang tao at nakatapat sa napakalawak na hardin. Sir, nautal na naman ako. Si Sir Spencer na naman kasi ito at nakaupo na siya sa tabi ko. Anong sir? How many times do I need to tell you? Alexander na lang itawag mo sa akin. Oh, Sander. Bahala ka, wag lang sir. Sabi nito. Oh my, ang hot niya lalo. Lalo na pag naiirita siya. Halata kasi sa mukha niya ang pagkairita sa akin. Okay, Sander, bakit ka pala nandito? Napatingin siya sa akin na puno ng pagtataka. Like, seryoso? Yan ang tanong mo? Antang ako nga namang magtanong eh. Malamang ang bahay niya to. Huwag niyo nang sagutin. Nagkamali lang ako ng tanong. Pagtatanggol ko sa katangahan ko. Hey, Inari, ayusin mo nga yung sarili mo. Nawawala ka na naman sa katinuan. Sander, pagbasag ko muli sa katahimikan. Grabe naman kasi ito. Tahimik at seryoso na nga sa school pati din dito. Kaloka, pero nakakadagdag lang sa pagka-heart niya yung ganung ugali niya. Tumingin lang ito sa akin na parang may pagtatanong. Wala. Sabi kong muli. Ay, ano ba Inari? Sige pa, pairalin mo ang katangahan ha. Sabi ko sa sarili ko. You look young at your age. What? Si Sander ba nagsalita? Hala, nag-init bigla ang pisngi ko. Thank you. Napapautal na sagot ko. Ay, ano ba? Inari, patawigin din mo nga ang baluktot mandila. Sayang ang ganda. Yeah, maiksing sabi nito. Grabe, ang tahimik talaga niyang tao. Yung mga sinabi niya sa loob ng mansion about sa deal namin, yun na ata ang pinakamahaba niyang sinabi. Ganito ba talaga si Sander? Sander, totoo bang 27 ka na? Tanong ko. Napatingin muli ito sa akin at muling napakunot ang noo. Patay, may nasabi ba ako masama? Ay, Inari, isip-isip. Baka mamaya niyan, pahirapan ka niyan bukas sa klase.
Birthday mo pa naman bukas. What I mean is, you look younger at the age of 27. Para ka lang 23. Tama, ganun. My God, nakakahiya na talaga. Hindi pa din siya nagsasalita at nakatitig lang siya sa akin. Nakaramdam na naman ako ng kakaibang init sa mga pisngi ko. Sander, tititigan mo na lang ba ako? Tama na, para akong natutunaw sa mga titig mo. Lumalalim na ang gabi at tila. Sinag lang ng bunga ng tumatama sa aming dalawa habang magkatitigan. Hindi ko na kaya pang makipagtitigan sa kanya. Ayoko ng ganito. Inilipat ko sa iba ang tingin ko. Sige na Sander, papasok na ako. Sabi ko dahil hindi ko na kaya pang titigan niya ako dahil matutunaw na ako. Akmang tatayo na ako nang hilahin niyang muli akong paupo at biglang hinalikan sa mga labi ko. What? First kiss ko to. Dilat na dilat ang mga mata ko ng mga oras na iyon habang nakapikit sa Sander. Ang init, ang lambot at ang sarap ng mga labi niya at parang iniinganyo kung makipagpalitan ng halik. Iginalaw pa niya ito at naramdaman ko ang mapanuyo at lambot nito. Parang nakukuryente ang buong katawan ko sa mga halik na ibinibigay niya sa akin. I moaned and he smirked at muli akong hinalikan. Naghalikan lang kami nang sandaling iyon na tila wala nang bukas. Maya-maya pa ay bumaba ang mga halik nito sa leeg ko. I moaned again and he bite me at my neck pero mahina lang na tipong nanggigigil ngunit may konting pagsipsip iyon. Nang matapos ay umangat muli siya sa mga labi ko at hinalikan na naman ako ng matagal. Ikinandong na niya ako sa kandungan niya habang patuloy lang ang paghahalikan namin at kapos na kami sa hangin. Bumitaw siya at tumitig sa akin. You're virgin? Takang tanong niya at parang nasampal ako doon dahil isang akong berhen kahit na lumaki ako sa London. Yumuko naman ako at tumayo. Hey, I'm sorry. I thought you're... Hindi niya maituloy ang sasabihin niya. Okay lang. Kalimutan na lang natin ang nangyaring ito. Sagot ko naman at tumalikod na ako sa kanya. Inari, Luke, I'm so sorry. Wala akong masamang intensyon o ibig sabihin sa tanong ko. At hindi ko rin inaasahan na hindi ko mapipigilan ang sarili ko na halikan ka. Lumingon ako sa kanya at pilit na ngumiti. Okay lang. Kung ang tingin mo sa akin noon ay hindi na berhen, kalimutan na lang natin ito. Magsasalita pa sana siyang muli pero hindi ko na siya pinatapos. Nagtuloy-tuloy na ang lakad ko papasok. Narinig ko na naman na napamura siya. Hindi ko na lamang pinansin ito at gusto ko nang umuwi. Nakauwi na kami ng lolo at nandito ako ngayon sa kwarto ko. Hindi ko mapigilang mapaluha dahil isang maruming babae lang siguro ang tingin sa akin ni Sander. Kung hindi niya siguro ako hinalikan at tinanong ay hindi niya malalaman na virgin pa ako. Nakatingin lamang ako sa salamin at nakita ko ang marka sa leeg ko na gawa niya. Napailing na lamang ako at kailangan ko na mag-ingat sa kanya sa susunod. Happy birthday! Bati sa akin ang mga kaklase ko. Katatapos lang ng English subject namin at math na ang susunod. Parang ayoko nang pumasok muna dahil sa nangyari kagabi pero baka kung anong isipin ni Sander kapag umabsent ako, ayoko magpa-apekto. Nagsipagtahimikan na ang mga kaklase ko at ramdam ko na nandoon ang presensya niya. Granite naman siya ng lahat pero hindi ko siya tinatapunan ng tingin. Nag-attendance na siya. Dalayon! Dalayon! Uy, Inari, kanina ka pa tinatawag na sir. Pukaw sa akin ni Abby. Ay, napalalim na naman ang isip ko. Dalayon! Pag-uulit nito at nakatitig lamang sa akin. Present. Walang buhay kong sabi. Nagpatuloy na ulit ito sa pag-attendance. Uy, ikaw, ano bang iniisip mo? Nakuha? Nababaliw ka na ata dyan. Ani Abby. Wala to, ano ka ba? Birthday ko kasi kaya ganito ako. Pagdadahilan ko. Speaking of birthday, tara mamaya, gimmick naman tayo. Ay, si Abby talaga, napaka party goer. Hindi pwede, kakain kasi kami sa labas. Totoo naman kasi iyon. Ang KJ mo, mamaya pa namang 11 PM yun. Sunduin kita ha, wala nang urungan yan. Ay, ang kulit talaga. Napapayag na lang niya ako dahil tsak na magtatampo ito pag tinanggihan ko. Natapos na ang klase at nagmamadali na ako lumabas. Hey, Inari,
May natutok. Habol sa akin na Sander at mabuti na lang at nagsipaglabasan ang mga kaklase ko. Si Abby naman ay nagpaalam na sa akin dahil sinundo siya ng Justin, ang boyfriend niya. Sir, about last night, let's forget about it. Sabi ko, alam mo bang nagustuhan ko ang mga halik na iyon? Sabi ni Sander, hala, eto na naman. Bakit bigla-biglang bumibilis ang tibok ng puso ko? Relax, Inari. Relax. Pagpapakalma ko. Sir, I have to go. Sabi ko at tumakbo na ako. Hindi na ako nahabol pa ni Sander dahil biglang dumating si Sir Gino, ang kaibigan niya. At nakita ko na nag-usap sila kaya naman wala na akong sinayang na panahon at tumakbo na ako. Ang ingay naman dito? Nasigaw na sabi ko kay Abby habang nasa loob kami ng club na sinasabi niya. Ano? Sabi ko ang ingay dito? Para kaming tanga na nagsisigawan dito sa loob ng bar. Cheers! Sabay-sabay kami nagtaas ng baso na may laman na alak. Dalawa kaming babae ni Abby at may kalalakihang nakijoin sa amin. So, bali pito na kami. Hi, I'm Sandro. Pagpapakilala ng isang chinito na morenong lalaki. Hindi ko siya type sa totoo lang dahil mas guwapo pa din si Sander kumpara sa kanya. Hello, I'm Inari. Sabi ko naman na naiilang pa din sa kanya. You're so gorgeous, Inari. Sabi naman ito. Uy, aalis na muna ako. Doon kami sa dance floor. Inila ni Abby ang kasama niyang lalaki at tuluyan ng umalis. Ay, kung alam lang ni Justin, ito talagang si Abby, ang playgirl. So, Inari, kamusta ka naman? Ha? Sigaw ko tila nilapit ng konti ang tanga ko sa kanya. I said, how are you? Ulit niya. Oh, I'm fine. Nilago ko ng sunod-sunod ang alak at parang nahihilo na ako. Hindi naman kasi ako sanay uminom. Are you okay? Tanong nito na may kasama ng akbay sa akin. Aba, loko ka. Tumayo ko ng pagawang-gawang at itinaboy ko ang kamay niya. Makulit pa ito at sinundan pa ako. Sabi ko huwag mo na ako sundan eh. Ba't ang kulit mo? You're drunk, babe. Sabi nito at akmang hahalikan na ako dahil lumapit na ito sa akin nang biglang. Tama na yan, Sander! Inawat ko si Sander sa patuloy na pagsuntok sa walang kalaban-laban na lalaki. Nakita ko ang pag-igting ng panga nito at ang lakas ng pagsuntok sa namimilipit na lalaki. Naagaw namin ang atensyon ng iba at pati na rin ang bouncer kaya inawat na sila. Hindi nagpaawad si Sander at maging bouncer na sobrang laki ng katawan ay hindi siya kinaya. Wow, ang lakas niya. Pero hindi pwede ito. Baka mapatay na niya ang lalaki. Niyakap ko sa Sander para tumigil na siya dahil hindi na maipinta ang mukha ng lalaking binugbog niya. Sander, tama na! Agad namang natauhan ito at humarap sa akin at saka ako hinilang papalabas ng club. Ipinasok niya ako sa kotse niya at pumasok na din ito. Walang sali-salita ay pinaharurot niya ang sakin niya. Slow down! Natatakot na ako! Sabi ko, buti na lamang at ikinabit niya ang seatbelt ko ngunit parang bingi ito at mas lalo pa niyang binilisan ang pagmamaneho. Ay, dahan-dahan lang Sander! Natatakot na ako! Napaiyak na ako na bigla niyang bagalan at paintuin ang sakyan. Nakayuko ako at umiiyak pa din habang nakatakip ang mga kamay sa mukha ko. Hey, I'm sorry. Please, don't cry. Pag-aamo niya sa akin at tinanggal niya ang mga kamay ko na nakatakip sa mukha ko. Sabi ko natatakot ako pero hindi ka nakikinig. Humahagulhol kong sabi sa kanya. I'm sorry, Inari. Hindi na muli mauulit. Nag-init lang ang ulo ko sa lalaking yun. Ayoko na may ibang humahawak sa'yo, okay? Nakakapagtaka. Biglang nagbago ang mood niya. Bakit? Tanong ko. Basta ayoko lang. Matipid na sabi niya at muling pinaandar ang sakyan. Bumalik na naman siya sa pagkamasungit niya. Paiba-iba ng mood. Kala mo laging may period. Isang buwan na nang ikasal kami ni Sander at civil marriage lang ito dahil napagkasunduan na sa simbahan kami ikakasal kapag nakagraduate na ako. Ang bilis ng panahon, parang kailan lang ay crush na crush ko siya at ngayon ay isa na akong Mrs. Spencer. Lihim lang sa ngayon ang kasal dahil sa nag-aaral pa ako at siya pa ang teacher ko.
Gamit ko pa din ngayon ang apelyido ko. Madami na ding nagbago dahil dito na ako nakatira sa mansyon niya, kung saan ay kailangan pa din namin magpanggap na buhay mag-asawa dahil dito din tumira pansamantala si Lolo Felipe at ang lolo niya. Nagising ako sa bigat ng bagay na nararamdaman kong nakapulupot sa bewang ko. Dahan-dahan kong iminulat ang mga mata ko. Napatili ako. Please! Please! Pagtataboy ko sa asawa ko. Oo, si Sander ang tinutukoy ko. Tulog na ito at nakayakap pa sa akin. Nagising naman ito sa ingay ko. Bakit wala kang damit? Bakit nandito ka ha? Alice! Nag-hysterical na ako. Hey, ang ingay mo. Pikit mata pa din ito at halatang nasa kalagitnaan pa ng tulog. Umalis ka nga sabi eh. Magdamit ka nga. Napatakip ako sa mga mata ko nung umupo si Sander. Topless kasi ito pero naka-boxer naman. Let's go to sleep. Humiga siya sa bayhila sa akin at ngayon nga ay nakadagan ako sa matitigas niyang dibdib. Sabi ko umalis ka. Lumaban ako at na makabangon ay humarap ako sa kanya. Teka, what? Shit, napamura ako nang makita ko ang sarili ko sa salamin. I'm wearing a nightgown black na pantulog. And hell no, I'm not wearing my bra. Daladali kong kinuha ang kumot at tumingin na masama kay Sander. Siya naman ay nakahiga pa din at titig na titig sa akin habang nakangisi. What? Anong ginawa mo sa akin? Ha? Ano? Heto na naman ako, natataranta. Easy, baka marinig ka ni Lolo, sige ka. Oo nga pala. Shit, nakalimutan kong nagtatabi nga pala kami sa pagtulog. Ay, bakit itong sunod ko? Oh my inner, anong katangahan na naman ito? Baka isipin na lalaking to'y inaakit mo siya. Huminga ako ng malalim. You're sexy, anyway. Sabi niya at pinamulahan na naman ako ng mukha. Itinapon ko sa kanya ang kumot na hawak ko na siyang nagtatakip sa akin. What the? Hindi ka talaga nag-iisip, Inery. Don't look! Sagaw ko ngunit parang walang naririnig ito at seryosong nakatitig sa akin. Agad akong kumaripas ng takbo papasok ng banyo. Good morning po, senyorita. Bati sa akin na isang maid pagbaba ko ng hagdan. Kakain na kasi ako at baka maliit pa ako sa klase ko. Yanitaan ko naman ito. Pagkarating ko ng dining area ay nakita ko si Sir Spencer. Ay, si Sander pala. Ang asawa ko na kumakain na ng umagahan. Hawak ang dyaryo, naka-dekwatro pa ito habang umiinom ng kape. Good morning. Bati ko sa kanya at saka ako umupo at kumuha na ng tinapay at keso. Meron ding sausage, ham at scrambled eggs. Pati na rin sinangag na kanin at gatas. Pero hindi ako kumakain ng kanin sa umaga kaya naman tinapay lang ang kinakain ko. Pati ulam. Suplado talaga. Binati ko ng good morning, hindi malang tumingin at nagsalita. Porket guwapo. Bilisan mo na dyan at sasabay ka sa akin pagpasok ng school. Mahina, ngunit madiin na pagkakasabi nito. Ay, paiba-iba talaga ng mood ang lalaking ito. Napakasuplado. Kainis. Tumangulo lang ako at saka kumain na ng kumain. Nagmadali na rin ako, baka iwanan pa niya ako. Sayang kasi kung mamamasahe pa ako dahil wala naman ako sariling kotse. Pagkatapos ko ay agad-agad siyang tumayo at nagsimula ng maglakad. Wala man lang pasabi. Sumunod na din ako dala ang backpack ko. Get in. Walang kabuhay-buhay na naman niyang sabi at pumasok na ako sa loob. Seatbelt. Oh my, ang lapit na naman ang mukha niya sa akin. Siya pa mismo ang nagkabit ng seatbelt ko. Makalaglag panty talaga ang kagwapuhan niya. Enjoying the view ha? Pagkasabi ay humarap siya sa akin. Shit, 1 inch na lang. Oh my, mahalikan ko ba siya ulit? Hindi ko alam kung bakit pero pumikit ako at nagbabaka sakaling halikan niya ako ulit. Narinig ko naman ang pagtawa niya ng malakas kaya napadilat ako. Pinamulahan agad ako ng pisngi sa hiya. Kahit yung lalakong to, nakakaasar. Nakakahiya. Please, lamunin mo na ako lupa. Inari naman kasi. Kontrolin mo nga sarili mo. Lumalandi ka na naman. Tapos ka na tumawa? Pwede na ba tayong umalis? Pairap na sabi ko at saka ako isinarado ng malakas ang pintuan ng sakin niya. Nagmamaneho na siya at sa hiya ko ay nagtulog-tulugan na lang ako. Tahimik lamang sa loob at maamoy mo ang monthly scent niya na kumalat na sa buong kotse niya. Hindi ko alam pero ang bango lang.
Gusto ko ng amoy niya. Maya-maya pa inaramdaman kong huminto ang sasakyan. Nandito na ba kami? Dahan-dahan kong idinilat ang kanan kong mata para silipin kung nasaan na kami. Hindi ko alam pero wala pa naman kami sa school. Kaya umikit na akong muli at gumalaw ng konti para magpalit ng pwesto. Kasalukuyan ako nakaharap sa side niya pero nagtulog-tulugan pa din ako. Ayoko naman kasi siyang makausap, no? Pagkatapos ng nangyari kanina. Hey, Inari? Narinig ko ang mapanuyong boses niya. Tulog pa din ako. Ayokong idilat ang mata ko, baka mapahiya na naman ako. Maya-maya lamang ay nakaramdam na ako ng kakaibang presensya na tila inilalapit niya ang mukha niya sa akin. Sana'y mali lang ako na iniisip dahil hindi pa ako ready. Kakapahiya ko lang kanina. Sana'y huwag nang maulit. Hey, ulit niya. Ang lapit nga niya. Ramdam ko ang mainit niyang hininga. Shit lang, ang bango. Araw-araw ba siyang nagme-mental? Ang fresh kasi. Gusto kong tikman. Hindi pa din ako nag-response at dinig na dinig ko na ang paglakas ng tibok ng puso ko. Oh my Inari, please, pwedeng kiligin, huwag lang pahalata. Narinig kong malalim na buntong hininga niya at napamura ko sa isip ko dahil ang lapit-lapit pa din niya sa akin. Ramdam ko sa bibig ko ang... What? May naramdaman ako mainit na labing humahalik sa akin. Shit, gusto ko siyang gantihan ng halik. Ang sarap ng mga labi niya. Nalikan pa niya ako habang nakatikom lang ang mga labi ko ngunit parang may kung anong demonyong bumulong sa akin na sabayan ko siya. Eh Maud, ang sarap naman kasi. Tumugon ako sa mga halik na iyon na tinanggal ko ang seatbelt ko. Ramdam ko ang paghinga niya ng malalim habang patuloy lang ang paglalabanan namin ng halik. Napamura si Sander at agad akong hinila. Ngayon ay nasa kandungan na niya ako. Nakapatong habang tuloy pa din kami sa paghahalikan. Shit, Inari. I can't take it anymore. Sumasakit lang ang puso ko sa'yo. Sabi niya ngunit hindi ko maintindihan. Naramdaman ko na lang na parang may matigas na sa kinaupan ko. Kung saan nakaupo na ako mismo. Di naman ako mangmang sa ganito dahil mahilig ako magbasa ng mga romance at nababasa ko ito. Di ko alam ang pumasok sa isip ko ngunit para kung tanga na lumipat sa likod ng kotse, which is the passenger seat, at ibinuka ko sa harap niya ang dalawang hita ko. At dahil nga sa kapusukan namin pareho, ay natuloy sa isang mainit na tagpo ang aming simpleng paghahalikan lang. Nang mga oras na iyon, ay naipagkaloob ko sa kanya, sa loob ng kotse niya, ang aking pinakaiingatan. Hey, honey, are you okay? Puno ng pag-aalala niya sa akin at di niya ako pinabayaan hanggang sa matapos kami. Ngumiti at tumango naman ako sa kanya. Inari, sumeryoso ang mukha at boses nito. Ako lang ha? Akin ka lang. Mariing sabi nito. Ako naman ay parang kinilig dahil sa sinabi niya. Tumango ako at niyakap niya ako at saka hinalikan muli sa mga labi ko. I love you. Bulong niya sa akin. Di ko alam kung totoo mga sinasabi niya. Ayokong mag-assume, baka masaktan lang ako. I love you, Inari. Noon pa man. Ulit niya at niyakap ako ng mahigpit. Uy, girl. Nakita mo na ba yung bagong estudyanta dito? Yung galing Canada? Ngayte, ang ganda daw. Pero sure ako, malaki naman ang laban mo. Pangaalas ka sa akin ni Abby. Kasalukuyan kasi kaming kumakain dito sa canteen. Eh, ba't sa akin muna naman inihahalang tulad? Tanong ko. Ganyan kasi lagi ang kaibigan ko. Palagi akong ibinibida. Sus, parang hindi mo naman alam. Eh, ikaw lang naman ang pinakamaganda sa university na to. Pahambo ka pa dyan. Si Reed nga, university at habulin ng babae. Binastad mo eh. Eh, di ikaw na talaga. Ay, ayan na naman siya. Manahimik ka nga dyan, Abby. Kita mong madaming kumakain ngayon. Ang ingay mo na naman. Ang ingay na bunganga mo. Sabi ko. Eh bakit? Totoo naman ah. Bakit ka ba nahihiya? Naku, kung ako mismo ang ginantipalaan ng ganyang kay gandang mukha, eh proud na proud ako. Siguro, mapapansin ako ni Papa Wayne ko. Si Wayne Salvador, ang ultimate crush ngayon ng mga kababaihan at patay na patay dito ang kaibigan ko, kahit na may boyfriend ito. Naku, wala naman laban si Wayne kay Sir Sander, no? Kita mo naman, halos lahat nagkakagusto kay Sir. Kahit nga ako eh.
pagyayabang ko. Eh, totoo namang ang gwapo-gwapo talaga na Sander. Ay, namimiss ko na agad siya. Oo nga. Kaso, ang snob naman kasi ni Sir, no? Kahit nga ikaw na diyosa, dito sa campus natin hindi pinapansin eh. Pangasar sa akin ang kaibigan ko. Kung alam mo lang, no? Baka tumulong laway mo dyan. Eto na nga, balik tayo sa topic natin kanina. Alam mo ba, girl, na malaking chance na maging classmate natin ang transfer na tinutukoy ko na galing Canada? I'm excited na makita siya. E paano ba naman? Pinag-uusapan siya ng mga admin na ang ganda daw talaga. Eh, alam mo naman, puro mga lalaking admin natin dito. Ayan na naman ang kaibigan ko. Hindi ko na mapipigilan ang pagkamadaldal nito. Ay, sunod-sunod na to. Uy, nakikinig ka ba? Kanina pa ako dito daldal ng daldal, hindi ka naman ata nakikinig. Ay naku, nakakainis ka. Oo, nakikinig ako. O tapos, ano na nga nangyari? Pinag-uusapan naman namin ngayon ang jowa niyang si Justin dahil may nakita siyang kasama nito sa picture na nakatag sa Facebook. Ayun na nga, syempre aalamin ko kung sino ang babaeng kasama niya. Kasi ako naniniwalang kaibigan lang eh. Ay naku si Abby, parang ewan. Eh, siya nga itong madaming boys. Tara na nga, hindi ka naman umiimit dyan eh. Baka maliit na tayo kay Sir Francisco. Alam mo naman boring magturo yung matandang yun pero kailangan pa din natin pasukan. Naglakad na kami magkaibigan at napadaan kami sa may admin area. Siniko naman ako ni Abby. Ang ganda talaga ni Inari, no? Para sa akin, siya ang pinaka-chicks dito sa campus. Sabi ng isa sa mga admin. Oo nga eh, kaya nga laging nananalong Miss Agustin. Ang ganda at ang talino naman kasi. Sabi naman ng isa. Oo nga bro, kahit sino atang teacher, mauhumaling sa kagandahan niya eh. Hindi ko na lamang pinansin ang mga ito at dali-dali na kaming naglakad ng kaibigan kong pangisi-ngisi. Hoy Abby, ano namang ingining-ngiti-ngiti mo dyan? Eh kasi naman, kahit babae, pinagpapantasyahan ka na. So si Inari, ikaw nga ang ultimate crush dito. Tinalo mo pa mga seniors, kaya ang dami naiingit sa iyo eh. Mga insecurity. I rolled my eyes. Hindi na kasi dapat pang ginagawang issue yun. Siguro yung sasabihin ng iba na maganda lang ako dahil hopspanish ako and I hate it. Lahat naman ng tao may karapatang gumanda. Hindi lang dahil sa may lahi sila o ano pa man. Tara na nga, daldal mo. Sabi ko sabay hila sa kanya papasok ng klase. Natapos na ang nakakaboring na lesson namin kay Sir Francisco at ang susunod na ay si Sir Spencer. Hindi ko maintindihan pero kinakabahan pa din akong makita siya, lalo na pag naaalala ko ang nangyari sa amin noong isang araw. Inuwasan ko na siya simula noon. Di ko alam pero takot ako. Takot akong mahulog sa kanya, tapos baka hindi niya ako saluhin. Tumahimik na ang buong klase na hudyat naman ng pagdating ni Sir Spencer. Hinanap agad niya ako at nang makita niyang pumasok ako ay nagtuloy-tuloy na siya sa table niya. Di kasi ako sumabay sa kanya kanina. Ayoko muna siyang makausap. Habang nagtuturo siya ay kumatok bigla ang pinaka-head ng mga faculty members, si Mrs. Simpson. Bumati kami lahat at napatigil sa pagsusulat si Sander at napatingin dito. Doon ko lamang napagtanto na hindi pala nag-iisa si Mrs. Simpson at may kasama itong napakagandang dalagita. Tansya ko ay nasa 20 ito dahil may pagka-mature na ang face niya kaya lalo siyang gumanda. Excuse me, Mr. Spencer? I would like to introduce you, Miss Diana Alfonso, your new student. Halata ang pagkagulat sa mga mata ni Sander na tila kilala niya ang babaeng ito. Ganoon din si Diana at matagal silang nagkatitigan. Nang matauhan, si Sander ay pinaupunan niya si Diana sa harapan ko dahil bakante ito. Para ako nakaramdam ng kung anong kirot dito sa puso ko na hindi ko maintindihan. Parang kailan lang ay inamin niya sa akin mahal niya ako ngunit parang may hindi ako nalalaman o parang may mali between them. Uy, kanina ko pa tinatawag niyo sir. Tulalay ka na naman dyan, bakla ka talaga. Kalabit sa akin ni Abby na nakaupo naman sa likod ko. Paano ba naman ako makakapag-concentrate? Parang nagsaselos ako kay Diana. Eh, nakatitig kasi sa kanya si Sander. Ay. Miss De Leon. Naku, oo nga pala. Kanina pa nga pala ako tinatawag niyo sir. Ay naman Inari, umayos ka nga. Yes sir. Hala,
Nautal ako. Kakahiya. Napatingin na din sa akin itong si Diana. Ang ganda niya sobra. Does anybody here know how to study? Bakit puro failed ang quiz niyo? Lalo ka na, Miss De Leon. You're my best student here. What happened to you? Hindi ko alam kung matatakot ako. Kung matutuwa ba ako o mababadtrip sa kanya dahil hindi ko din alam kung nag-aalala siya sa akin kaya niya ako pinapagalitan. O kaya na may pinapahiya lang niya ako? Ang dami-dami ko nang iniisip. Walang umimik na mga sandaling iyon nang magsalita muli si Sander. Tanga si Miss Alfonso lamang ang nakapasa sa inyo. Walang emosyon na nitong sabi na parang ayaw niya talagang sabihin. My God, sobrang nakakahiya. I'm the top one in his class tapos ngayon, bagsak ako. At ang malalapay naka-zero ako? Oh, what is actually happening to me? Maya-maya pa ay kumalma na si Sir at nag-ring na bigla ang bell. Nagmamadali na ang lahat dahil sabik ng umuwi. Ako naman ay bagsak ang balikat at walang buhay na kinuha ang mga gamit ko at ipinasok sa bag. Si Diana na nasa harapan ko ay hindi man lang tumayo at mukhang hinihintay akong mauna. Habang si Sander ay nakatayo at nakayuko habang hinihilot ang noo. Hindi ako manhid. I know what's happening between them at ayoko na makialam. Marahil ay magkakilala nga ang dalawang ito base pa lang sa pagtitinginan nila kanina. Kumirot ang puso ko. Paano nga kung tama ang hinala ko? Ibig sabihin ba noon na wala lang ang lahat na nangyari sa amin ni Sander? Ang sakit. Ayokong umasa pero nangyari na. Umasa na ako. Naglakad na ako papalayo sa kanila at inaasahan kong pipigilan ako ni Sander tulad ng ginagawa niya noon. Pero hindi. Pinabayaan niya akong umalis at naiwan sila ni Diana sa loob. Nakalabas na ako ng school at ang bigat ng sama ng pakiramdam ko. Mukhang first love, first heartbreak siguro ang mangyayari sa akin. Hey Sander, masyado ka kasing pa-fall kaya naibigay ko sa iyo ang di dapat. Napatukod ako at kinapana ang wallet ko sa bulsa ng uniform ko. Magkukommute na lang ako. Ha? Huh? Sandali, nasaan ang wallet ko? Oh shit, naiwan ko mismo sa locker ko sa room. Hinari, ang tango mo talaga. Hindi mo malang napansin? Ay, kailangan ko pang bumalik pero paano? Nakakahiya naman bumalik pa pero baka mali lang iniisip ko. Baka wala na si Sander doon. Baka umalis na. Baka mali lang iniisip ko kay Diana. Ano ba? Nababalik ba ako? Eh, kung balikan ko na. Total, naiwan ko naman talagang wallet ko. Hindi na ako nag-aksaya pa ng oras at dali-dali na akong tumakbo papasok muli ng school. Pumasok agad ako ng elevator at pinindot ang 4th floor. Nakarating na ako sa 4th floor at dali-dali kong tinungo ang room ko. Mukhang wala naman tao dahil sarado na ang pinto. Okay to. Wala na sila nang biglang. Malakas na binuksan ko ang pintuan at di man lang ako nakagalaw sa nasaksihan ko. What the? They making out? Napahawak ako sa bibig ko sa labis na pagkagulat. Nahinto rin sila dala ng malakas na pagbukas ko ng pinto. Nakahubad na ang pangitaas na uniform ni Diana at kitang-kita ko ang dibdib nito. Halata ang labis na pagkagulat sa kanilang mga mata. Nang makabawi ako. I'm sorry. Ano kasi? I forgot my wallet. Taranta kong sabi at saka patakbong tinungo ang locker ko. Tama nga at naiwan kong wallet ko. Kaya dali-dali kong kinuha ito at nang alis na ako ay Inri, mag-usap tayo. Let me explain. Tarantang pigil sa akin ni Sander. Hinawakan agad ako nito sa mga kamay ko at nagpumiglas ako. Sa Diana naman ay inayos na ang pangitaas na damit at nagtatakang nakatingin sa amin dalawa. Sir, huwag po kayo mag-explain. Promise, wala po makakaalam. Sige na po. Tumakbo na ako ng mabilis at di ko maiwasang pigilan ng mga luha kung kanina pa gustong kumawala. Narinig ko ang mabilis na paghabol niya sa akin kaya nataranta ako. Shit, bakit pa niya ako hinahabol? Wala naman akong pakialam at the first place. Di lang naman itong kasal namin. Binalisan ko pa ang takbo ko. Ayoko makita niya akong umiiyak nang bigla naman niyang mahawakan ang isa kong kamay. Dahilan para mapahinto ako. Ray! Gulat ako at daing ko dahil mahigpit ang pagkakahawak niya na tila ayaw niya akong makawala. Hey, look at me. Sabi niya, shit naman, bakit pa niya ako hinabol? Ayokong tumingin sa kanya.
Baka makita niyang lumuluha ako. Sir, alis na ako. Bitiwan niyo na ako. Hindi ako magsasalita. Pinilit ko siyang itulak ngunit nakayakap na siya sa akin. Mabuti na lamang at tago na itong lugar at walang katao-tao. Yes, Inari. Mag-usap tayo. You need to know my side first. Sabi niya. No. Walang emosyon ko, sabi. And why? I'm your husband. Galit na, sabi niya. Ano ba, Sander? Asawa lang kita sa papel kaya wala kang dapat na ipaliwanag sa akin. So please, let me go. Sabi ko at malakas ko siyang naitulak kaya naman nakatakbo ako. Hinabol pa din niya ako. Mabuti na lamang at nakapara agad ako ng taxi. Ang problema ko na lang ngayon ay kung paano ko siya harapin mamaya. Ay, mababaliw na ako. Hindi kasi dapat ako umasa pa kaya, ayan, heto ko ngayon nasasaktan ng palihim. Mahal kita, Sander. Mahal na mahal kita. Bakit ka naman kasi pa-fall tapos hindi mo ko sasaluhin? Sakit-sakit na. Umiiyak lamang ako habang nasa biyahe. Napansin naman ni manong driver ito. Mabuti naman ay tumahimik na lamang ito at hindi na ako pinansin. Ma'am, hindi pa po ba kayo bababa? Nandito na po kayo. Tumataas po ang metro. Sabi ni manong driver. Matagal pala ako nakatulala sa mansyon ni Sander. Ay, uuwi pa ba ako? Pero paano kung magkita kami? Malamang Inari. Huwag tanga. Magkikita talaga kayo niyan sa loob. Bahay niyan. Syunga. Sabi ko na lang sa sarili ko. Umabot ng 500 ang metro ko kaya mukhang napatagal nga ang pagmumuni-muni ko. Eto manong, get the change po. Sabay bigay sa kanya na 1,000. Nagmamadali naman akong bumaba. Bahala na kung mauna siyang umuwi o magkita man kami ngayon. Bahala na. Gusto ko na lang magpahinga. Ay, paano nga naman ako makakapagpahinga eh? Sa isang kwarto lang kami magkasama ng lalaking iyon. Kung bakit naman kasi nandito si Lolo Felipe. Hindi tuloy ako makalipat ng ibang kwarto. Iha, nandito ka na pala. Suluhan mo kami ng asawa mo. Bakit ka nga ba na late ha? Kala ko pa naman sabay kayong uuwi ni Sander. Shit, nandito na nga si Sander. At kumakain na sila ni Lolo. Anong gagawin ko? Magpanggap na lang kaya ako may sakit. Hindi pwede. Baka naman ipaalaga pa ako nito sa lalaking iyon. Eh kung sabihin kong busog na ako. Paano naman ako mabubusog eh kanina pang lunch ang last na kain ko. Ay, isip Inari. Alam ko na. Lumapit ako kay Lolo Felipe nang hindi tinatapunan ng tingin si Sander. Kumalik ako sa pisngin nito at nagsalita. Kumain na po ako sa bahay nila Abilo. Huwag na po kayo mag-abala. Magpapahinga na ako. Kasi pagod po ako. Mukhang nakumbinsa ko na ang Lolo kaya naman ay nagtangka na akong umalis. Alis ka na agad? Hindi ka ba hahalik sa asawa mo? May problema pa kayong dalawa? Sunod-sunod na tanong ng matanda. Kaya napalingon ako. Ay, andyan ka pala. Pagkukunwari ko at hinalikan ko siya sa pisngin niya. Hinawa ka naman niya agad ang kamay ko at pinisil ito. Agad ko naman binawi ito at nagpaalam na. Ngumiti naman sa Lolo kaya mukhang okay na. Umalis na ako at umakyat ng kwarto. Sa sobrang init ay nagpasya na ako maligo. Habang patuloy ang pag-agos ng tubig sa katawan ko, ay siyang tuloy din ang pagpatak ng mga luha ko. Ay, bakit ba kasi ganito ang kapalaran ko? Sana hindi agad ako naniwala sa mga matatamis na salita niya. Eli sana, hindi ako nasasaktan ng ganito. Pagkatapos kong maligo ay nagtapis na muna ako ng katawan at saka tumungo sa may sink at nagsimula magsipilyo. Pagkatapos noon ay nagmumugna ako ng mouthwash at saka nagtungo palabas ng banyo. Nakita ko naman agad siyang nakaupo sa kama at nakatitig lamang sa akin. Ay, oo nga pala. Kasama ko nga pala siya sa kwartong ito. Hindi ko siya pinansin at dali-dali ko nang kinuha ang damit ko sa drawer at pumasok agad sa banyo. Nagbihis ako ng mabilis bago lumabas ay nagdadalawang isip pa ako kung lalabas pa ba o hindi. Malamang Inari, kailangan mo lumabas. Kuminga ako ng malalim at saka pinihit ang doorknob. Nang makalabas ako ay nagulat ako dahil bigla niya akong hinila at niyakap. Para naman akong nanigas sa mga sandaling iyon. Inari, please, kausapin mo naman ako. Nang makabawi ay itinula ko siya at tuloy-tuloy ako sa kama. Inayos ko na mga unan sa pagitan namin. Naglalagay na ako nito dahil ayokong madikit sa kanya. Diana is my...
Hindi niya na naituloy nang pigilan ko siya. You don't have to explain. Wala namang tayo. Talagang diniinan ko ang salitang iyon. Minsan na siyang nakaisa sa akin at hindi ko nahayaan pang muli niya kumakuha sa mga matatamis ngunit puno ng kalokohan niyang mga salita. Ipinikit ko ng aking mga mata at saka pinilit na matulog ngunit tila ayaw akong patulugin ng tadhana. Naramdaman ko ang pagiga niya sa kama. Malamang tabi kaming natutulog dahil mag-asawa kami. Yun nga lang, mag-asawa lang sa papel. Alam kong hindi ka patulog. Malamig na sabi nito. Hindi ko siya pinansin at nakatalikod lamang ako sa kanya habang nakapikit. Yung nangyari sa atin, hindi ko pinagsasasayan iyon. Dahil tulad ng sinabi ko, mahal kit. Tama na nga, diba? Please lang, Sander. Huwag mo na akong pasahin. Dahil ikaw, wala kang alam sa pagmamahal kaya huwag mo nang paglaruan ang damdamin ko. Tigilan mo na ako. Ituloy na lang natin ang deal natin at pagkatapos magkalimutan na tayo. Sabi ko, habang hindi pa rin siya nalilingon. Kinakain na ako ng mga luha ko at nalulunod na ako sa sipon ko. Ganun ba? I'm sorry. Yun na lamang ang nasabi niya at naramdaman ko umalis ito sa kama at narinig ko ang pagbukas-sara ng pintuan. Hudyat na lumabas siya. Huminga ako ng malalim. Bakit ba ako nagkakaganito? Sana bukas, may lakas pa ako para harapin siya sa school. Hindi asawa, kundi isang guro. Hanggang dito na lang iyon. Ayoko nang mahulog pa. Inari! Inari! Nagsasasagaw ang kaibigan ko si Abby habang tumatakbo sa akin papalapit. Nandito kami ngayon sa hallway. Oh, bakit ka ba sumisigaw dyan? Wala. Namiss kita eh. Joke. Ano kasi? Next week na sem break. Excited ako kasi uuwi kami ng Palawan. Masaya ang pagkakasabi sa akin ng kaibigan ko. Matagal na kasi niyang gustong umuwi dahil nabalitaan niyang umuwi ng Pinas sa Luke. Si Luke Esteban ang lalaking palaging ikinukwento sa akin ni Abby na siyang may-ari ng Verde East Corporation kung saan kasosyo ng kumpanya namin. Ang lolo ko namamalakad ng Blue Empire Corporation. Mabuti naman at makakauwi ka na. Makikita mo na muli si Luke. Bungad ko sa kanya. Sa totoo lang ay naririnig ko lamang si Mr. Esteban sa lolo ko at sa kwento nga ni Abby. Si Albert Justin ay kumpirmadong hiwalay na dahil tama ang kutob ng kaibigan kong may babae nga ito. Nakita kong pinamulahan ng mukha itong kaibigan ko. Ano bang nasabi kong mali? Abby, joke lang yun ha? Siyempre, mamimiss kita. Katwiran ko. Kaga, hindi dahil doon. Kilala mo naman si Mr. Esteban, di ba? Yung palagi kong ikinukwento sa'yo na sumagip ng buhay ko noong 9 years old pa lang ako. 8 years na nakalilipas, Inari. Maalala pa kaya niya ako? Sabi niya sa akin. Halata sa kaibigan ko ang kakaibang pagtingin para sa Mr. Esteban na ito. Teka, kung siya ang tinutukoy ni Obi na sumagip sa kanya, ilang taon na ngayon ito? Kurang na ba ito? Oh no. I know, kung ano iniisip mo. Hindi siya ganoong katanda, Inari. It's like Mr. Spencer. Mga ganun lang katanda pero syempre, mas pogi si Luke. Pagdatapos nito. Mabuti naman at makakauwi ka na. Makikita mo na muli si Luke. Bungad ko sa kanya. Sa totoo lang ay naririnig ko lamang si Mr. Esteban sa lolo ko at sa kwento nga ni Abby. Si Albert Justin ay kumpirmadong hiwalay na dahil tama ang kutob ng kaibigan kong may babae nga ito. Nakita kong pinamulahan ng mukha itong kaibigan ko. Ano bang nasabi kong mali? Abby, joke lang yun ha? Siyempre, mamimiss kita. Katwiran ko. Kaga, hindi dahil doon. Kilala mo naman si Mr. Esteban, di ba? Yung palagi kong ikinukwento sa'yo na sumagip ng buhay ko noong 9 years old pa lang ako. 8 years na nakalilipas, Inari. Maalala pa kaya niya ako? Sabi niya sa akin. Halata sa kaibigan ko ang kakaibang pagtingin para sa Mr. Esteban na ito. Teka, kung siya ang tinutukoy ni Obi na sumagip sa kanya, ilang taon na ngayon ito? Kurang na ba ito? Oh no. I know, kung ano iniisip mo. Hindi siya ganoong katanda, Inari. It's like Mr. Spencer. Mga ganun lang katanda pero syempre, mas pogi si Luke. Pagdatapos nito. Miss De Leon, solve the problem one on the board. What the? Bakit ako pa? I mean, ayoko makita ka. Kainis. Uy, Inari.
Naririnig mo ba si Sir? Tumayo ka na. Bulong sa akin ni Abby sa likuran ko. Tumayo na ako nang dahan-dahan at nagtungo na sa board. Nakatitig lamang si Sander sa akin na halatang may sasabihin ngunit hindi ko siya tinapunan ng tingin. Habang sinusulat ko na ang mahabang equation sa whiteboard, ay pasimpleng bumulong siya. Bakit mo ko iniiwasan? Umiling-iling lamang ako sa kanya kasabay noon ang pagbuntong hininga niya. Nagsisimula na ako magsagot sa whiteboard nang biglang kumatok ang dean ng university namin, si Mrs. Santiago. Good morning class, and to you, Mr. Spencer. Nandito ako para i-announce na magkakaroon tayo ng quiz bee sa mathematics. Kukuha lamang ako ng dalawa dito sa klase ninyo. At kung sino ang mananalo, siya ang ilalaban sa susunod na buwan papuntang Taiwan. Nagulat ako, maging ang lahat. Taiwan. Kitagal ko nang gustong pumunta ng Taiwan. Teka, bakit nga ba sa Taiwan gaganapin? Okay class, kung napapaisip kayo kung bakit sa Taiwan gaganapin iyon, yun ay dahil doon gusto ganapin na may-ari ng school natin na si Don Agustin. Natuwa ang lahat sa narinig mula kay Mrs. Santiago at isa-isa na nagpresent ang mga kaklase ko. Ma'am, ako po. Willing ako sumali sa competition. Biglang sabi ni Diana. Nagulat naman ako at napatingin sa kanya. Okay, so you are? Tanong ni Mrs. Santiago. Alfonso, ma'am. Okay, Miss Alfonso. If you're willing to join the Mathematics Academy completion, I need to know your standing in Mr. Spencer's class. Mr. Spencer? Mahabang sabi ng dean, sabay tanong kay Sander. Baka sa mukha ni Sander ang pagkagulat at tumingin sa akin. Hindi ko alam kung bakit niya ako tinitingnan. I'm sorry, Miss Santiago, but in my opinion, Miss De Leon is one of my best student. Tumingin naman sa akin si dean at talagang nagulat ako sa sinabi ni Sander. Nagsalita ang isa kong kaklase na si Karen, ang kaibigan ni Diana. Excuse me, Mrs. Santiago. Sabi nito at napatingin naman sa kanya si dean. Okay, and you are? Tanong ng dean. I'm Karen Fuentes, and in my opinion, Miss Alfonso is much better than to Miss De Leon. Kinuha ni dean ang grading list kay Sander at sinuri niyang mabuti ito. Totoo naman ang sinabi ni Karen. Mas magaling naman talaga si Diana kumpara sa akin. Okay, nakapag-desisyon na ako. Ang kukunin ko ay si Diana. Nag-iyawan ang lahat sa tuwa. Tsak na matutuwa nga naman ang halos lahat dahil paboro sila kay Diana. Shh, I'm not done yet. Sabi ni Dean. Ha? Hindi pa tapos? Natahimik naman ang lahat. At ikaw, Miss De Leon. Kayong dalawa ni Alfonso ang nakuha ko. At huwag niyo akong bibiguin. Good luck to the both of you. Sabi ng dean at nagsimula na umalis. Hindi pa din nagsisink in sa utak ko ang lahat ng iyon. Maya-maya ay nagsisigawan na ang lahat sa tuwa, maging si Abby. Kasabay noon ay ang pag-ring naman ng bell kaya hindi ko na natuloy ang sinasolve ko. Okay, we will continue tomorrow. Class dismissed. Sabi ni Sander. Nag-ayos na ang lahat ng mga gamit ng tawagan ako ni Sander. Mag-usap tayo mamaya, Inari. I will be your tutor. Yun lamang at umalis na ito. Naiwan akong nakanganga. What? No way. Makakasama ko na naman ang Sander na to. Ay. Hindi ako makapag-concentrate. Nilalaro-laro ko na lang ang ballpen ko habang nag-iisip na naman ng malalim. Naalala ko na naman. Inis talaga. Naaalala ko na naman yung nangyari sa pagitan nila Diana at Sander na ito. Was it? Nakakainis ang lalakan to. Nakadekwatro pa habang pabasa-basa na lang. Ewan ko ba dito? Ang galing talaga. Habang ako hirap na hirap sa equation na ibinigay niya. Heto naman ang loko. Pangisi-ngisi habang tutok matutok sa laptop niya. Kapal talaga. Inari, bakit hindi ka nagsasagot? Magaling na tanong sa akin ng Sander na to. Wow. Tapos na siguro siya sa kung ano mga ikinangingisi niya at ngayon, napansin na ako ng kumag na to. Kakaasar talaga. Hello? Are you deaf or what? Aba, kapal nito. Ako bingi? Wow talaga. Just wow. Kung alam lang niya kung gaano ako kaasar sa kanya. Wait it. Bakit pa kasi pumayag ako magpa-tutor dito? Hindi ko masagutan. Hindi ko mapigilan ang sarili ko mapasigaw na siya na maikinagulat niya. Are you okay? Pag-aalala lang tanong niya. Okay lang ako. Nakatingin ako sa iba, hindi sa kanya. Gusto mo bang pag-usapan natin? Sabi niya. Ang alin? Nagtatakang tanong ko.
Ang tayo, Inri. Pagkakadiin niya sa salitang iyon. Ayoko. Mabilis na sagot ko. Bakit natatakot ka? Tanong muli niya. Bakit naman ako matatakot? Eh at the first place, deal lang naman natin ito para makuhang mamanahin natin sa mga lolo natin. Aaminin ko noong una, oo, deal lang talagang intensyon ko, wala nang iba. Pero nag-iba. Nag-iba yung nararamdaman ko ngayon, alam mo ba yun? Dumilim ang mukha nito na tila seryoso sa sinasabi. Hindi ko alam. Hindi ko alam kung tama ba yung nasagot ko sa kanya. Yung sa amin ni Diana, pinagsisisihan ko yun. At the time, nagulat ako na magbalik siya at akala ko mahal ko pa siya. Mahal? So may something nga sa kanila na babaeng yun? So, pagtatry ko, bakit ba naman kasi niya sa akin sinasabi iyon? I just wanna clarify something. She's my long-term girlfriend. We're so in love. She's my former student. Alam ko isipin mong mahilig ako sa estudyante. Well, no, Inari, mali ang iniisip mo. She was high school at the time, a freshman student. Naging mathematics teacher nila ako. Na-curious na ako sa mga ikinukwento niya. Gusto ko pang malaman ang lahat. And then, hindi na ako nakapagpigil pa at ako na nagtanong. Noong una, akala ko sobrang bait lang talaga niya para magpakita sa akin ng mga hindi dapat. Tulad na lang ng pagbibigay niya sa akin araw-araw ng lunchbox. Siyempre, maliit na bagay man ay malaki na iyon para sa akin. Until one day, she confessed her feelings. Sa madaling salita'y naging kami. I don't take her for granted. Ayokong isipin mo yan, Inari. I fell in love with her. Hindi ko man alam kung bakit niya ikinuwento sa akin ito. Ay gusto ko pa din makinig. Hindi ko din namalayan na lumayo ang loob ko sa kanya. Selos? Pwedeng isa na iyon sa dahilan ko. Natatakot din akong ma-touch sa kanya dahil baka... Ay, ayoko na isipin. Nagkwento siya about sa past niya. Nakinig lamang ako ng mga sandaling iyon. Nang matapos ay tumingin siya sa akin ng diretso. Matagal na yun. Kung ano man ang ugnayan namin na Diana. I was fooled. Hindi ko kasi naramdaman sa kanya ang totoong pagmamahal. Dahil sa'yo, Inari. Sa'yo ko naramdaman iyon. I love you, Inari. I'm so in love with you. Hindi ako makapag-react. Hanggang sa nilapitan niya ako at lumuhod. Ako naman ay nakaupo pa rin at nakatulala sa kanya. Alam kong iniiwasan mo ako dahil sa kanya. Patawarin mo ko. Napakagago ko. Hindi dapat kita sinaktan, Inari. Ikaw ang mahal ko. Ikaw lang, Inari. Pagsusumamo niya at hinawakan niya ang mukha ko. Hindi ko maintindihan pero hindi tuwa ang nararamdaman ko kundi takot at kirot dito sa puso ko. Paano kung matulad ako kay Diana? Paano kung akala lang pala na Sander na mahal niya ako? Paano kung magsawa o makahanap siya ng totoong mamahalin niya? Hindi dapat ako magpadala sa damdamin ko. Kailangan ko din protektahan ang puso ko. Hindi na muli ako masasaktan. Sandali. Pagtataboy ko sa kamay niya na siyang ikinagulat nito. Bakit? Tanong niya. Inari, tutukuhanin na natin ang lahat. Mahal kita. Mahal na mahal kita. Sabi nito. Hindi, Sander. Tama na yung sakit na naramdaman ko noon. Hitigil na natin ito. Hindi ka lang sigurado sa nararamdaman mo ngayon. Masakit man ay pinilit kong tumayo at tumalikod sa kanya. Bakit? Pinagdududahan mo bang nararamdaman ko para sa'yo? Ganun ba, Inari? Hindi ka naniniwala? Lumingon ako sa kanya at lungkot ng mata ang sumalubong sa akin. I'm done with this. Yun na lamang ang sinabi ko, kasabay ng pagtulo ng mga luha ko. Hindi pwede. Hindi ako tutulad kay Diana. Kung talaga mahal mo ako, Sander, patunayan mo. Ipaglaban mo ako. Maaga akong pumasok ng school dahil mag-aaral ako ulit para sa mathematics competition. Hindi naman kasi ako nakapag-review ng maayos. Nagtungo agad ako sa library. 8 a.m. pa lang ay bukas na ito. Ako lang at ilang mga estudyante ang mga tao dito. Nang makahanap na ako ng uupuan ay nagsimula na ako mag-review. Ilang mga formulas ang mga inaral ko at mga bagong strategies ng pagsusolve. Maya-maya pa ay may naramdaman akong tumabi sa akin ngunit isinawalang bahala ko na lang ito at ipinagpatuloy ang pagre-review. Hey classmate! Boses babae ito. Nilangan ko naman siya at si Diana pala ang katabi ko.
minadaan ko na lang siya at saka ako bumalik sa ginagawa ko. Ayoko magpastorbo lalo na't alam ko sa sarili kong pwedeng mawala ang concentration ko kay Diana. So, ano mo pala, si Sander? Gulat na gulat ako sa tanong niyang iyon. Napahinto ako sa ginagawa ko at napatingin sa kanya. I'm sorry? Sabi ko. Oh, come on. Alam kong alam mong ibig ko sabihin, Inri. Sumeryoso ang mukha nito. Napangiti naman ako at nagsalita. Hindi ko talaga alam ang sinasabi mo, Diana. Magpa-plastikan pa ba tayo dito? Pataray na sabi niya at mas lalo lumapit sa akin. Ano bang gusto mo? Inis na sabi ko. I want to know the truth, Inri. Mahinahon pero may diin na pagkakasabi niya. Wala ka naman dapat na malaman dahil sinasabi ko ang totoo na hindi ko alam yung tanutukoy mo. Anong sinasabi mo? Wala namang meron sa amin, sir. Mabilis na sagot ko at bumalik na ako sa inaaral ko. Hanggat maaari ay ayokong pag-usapan ang sa amin ni Sander, lalo na sa babaeng ito. Hindi ko alam pero nagsisalos yata ako dahil naiirita ako sa Diana na ito. Magbukos na bin, Inri. Sabi niya at kinuha ang notes na nare-review ko. Ano pa bang gusto mo? Sinabi ko naman ang totoo sa'yo. Iratang sabi ko. At sa tingin mo naman, ganun-ganun mo na lang kabilis mabibilog ang ulo ko. Hindi ako tanga, Inri. Alam ko may relasyon kayo dahil nakatira kayo sa iisang bubong. Napalakas ang pagkakasabi niya na galit na galit. Mabuti na lang at wala pang katao-tao ng mga oras na iyon kundi mabubukin kami at mawawala ng trabaho sa Sander. Huwag kang gumawa na eksena dito, Diana. Madiing sabi ko. Bakit? Anong gagawin mo sa akin? Kala mo naman natatakot ako sa'yo. Palaban ito at halatang walang inuurungan. Mag-usap tayo sa labas. Huwag dito. Pagkasabi ko ay kinuha ko na sa kanya ang notes ko at lumabas. Mabuti naman at sumunod na lang ito sa akin nang wala nang sinasabi pa. Nandito kami ngayon sa garden ng university. Walang katao-tao dito dahil bawal naman talagang tambayan ito sa oras ng klase. Ano? Magsasabi ka ba? O baka kailangan pang pilitin kita? Matapang na pagkakasabi ni Diana. Look, ayoko ng gulo. Sabi ko sa kalmadong boses. Bakit naman ako malilimos? Eh, pinakasalan na nga ako. Ikaw yung nakakaawa. Kasi hanggang ngayon, hindi mo matanggap na isa ka na lang parte sa buhay ni Sander na kailangan ng burahin. Pagtataboy ko sa panduduro niya sa akin. Namutla siya sa sinabi ko at hindi makapaniwala. Oh, ano Diana? Nastato ka dyan? Pangaasar ko. Kasal na kayo? Pautal-utal na sabi nito. Kung sasabihin kong oo, may magagawa ka ba? Inri, De Leon Spencer na ang pangalan ko. Sarap sa pandinig, di ba? Mrs. Spencer, sabi ko habang nakangiti ng malaki. Ang kapal na mukha mo! Bigla na lamang ako sinampal nito. Oh, ako pa talaga ang makapal? Eh, siya nga itong una naghanap ng away. Sinugot ko lang naman ang tanong niya. Sinampal ko din siya na malakas. Hindi ko galing magpatalo. Sinabunutan naman niya ako at ginantihan ko siya. Nagsabunutan kami hanggang sa mapunit ang sleeve ng damit ko sa lakas niya. Rico! Daing ko sa pananabunot niya ngunit hindi pa din ito tumitigil at napahiga na kami ngayon. Sa damuhan habang nagsasabong. Rico! Ang kapal mo talaga! Sabi niya sabay sampal ulit sa akin. Ramdam ko ang pagputok ng labi ko kaya ginantihan ko siya. Sinuntok ko ito sa mukha dahilan para mapabitaw siya at mapahiga. Ako na ngayon na nasa ibabaw habang sinasabunutan siya. Sa ingay namin dalawa, hindi namin namalayang madami na pala ang nanonood at nakarating na agad ito sa guidance. Anong ibig sabihin nito? Sagaw ng Dean, sa amin, hanggang sa pareho kaming tumigil. Magpaliwanag kayo sa office ko, ngayon din. Galit na sabi ng Dean namin. Ipaliwanag nyo ngayon sa akin na ginawa niyong pag-eskandalo kanina. Galit na sabi ng Dean. Oh, bakit wala nagsasalita ngayon? Matapang kayo ha? Pwes, hindi na kayo ang lalaban para sa mathematics competition. Maliwanag ba? Asa si Mr. Spencer? Tanong nito sa isang assistant niya. Ipatawag mo ngayon din dito, Susan, nang malaman niya ang mga pinaggagawa ng mga estudyante niya. Pagkasabi, ay agad na mga sunod dito ng assistant niya at lumabas. Mr. Leon, magpaliwanag ka. Ano ang kaguluhang nangyari kanina? Bakit kayo nagkakasakitan ni Miss Alfonso? Tila, naurong ang dila ko at hindi ako makapagsalita. Napahilot naman ang Dean sa noo
Nalatang nakukonsumi sa amin. Maya-maya pa ay dumating na si Sander. What's happening here? I'm so sorry, Miss Santiago. Pagbibigay pa umanhin ito kay Dean. Mr. Spencer, alam mo ba ang ginawa ng mga estudyante mo nang maabutan ko sila? Halos magpatayan ang dalawang yan. What's the matter? Tanong ng Dean. Kumunot noo si Sander at humingi ng pasensya kay Mrs. Santiago. Natapos din ang mga sermons sa guidance at kasalukuyan ako nasa loob ng sakyan ni Sander, pauwi ng mansyon. Walang imikito at hinahampas ang pasang manibela sa tuwing maabutan kami ng red light. Pagkauwi ng mansyon ay dire-diretso na ako paakyat ng hilahin niya ako. Mag-uusap tayo, Inri. Seryosong sabi nito. Pwede ba, Sander? Pagod ako. Sabi ko. Hindi mo ko matatakasan ngayon. Mag-uusap tayo ngayon. Galit na anya at hinila ko sa kwarto. Ano ba? Wala na dapat pag-usapan. Narinig mo na din naman ang paliwanag ko kanina. Don't fool me, Inri. Hindi ka makikipag-away ng dahil lang sa notes. Eh ano naman sa'yo? Pakin mo ba? Anong paki ko? Asawa mo ako, Inri. Bakit ba napakatigas ng ulo mo? Bakit sa akin ka nagagalit? Bakit hindi dyan sa Diana mo? Bakit napasok na naman sa Diana dito? Tayo nag-uusap, Inri. Malamang, kasama siya dito dahil siyang unang nanggulo. Hindi ako. Siya ang naghanap ng gulo, okay? Napahilamos sa Sander na mukha. Inri naman, kung ikinuwento mo na lang sana sa akin ang lahat, edo sana tapos na. Hindi na kailangan, Sander, dahil hindi ka naman maniniwala. Siyempre maniniwala ko sa'yo. Asawa kita. Ikaw ang paniniwalaan ko. Inaway lang naman ako ng Diana mo at pinagdidiinan sa akin una ka naging sa kanya. Eh bakit? Inaano ko ba siya? Inagaw ba kita? Malaya siyang angkinin ka. Wala kong pake. Huwag niya lang akong guguluhin. Wala kang pake? Lumungkot ang itsura nito. Sander, nagsasalos ako. Sabi ko at naglakad ng palabas ng kwarto. Sandali lang, Inri. Ano sabi mo? Hinawakan ako nito sa kamay ko para pigilan at nagliwanag ang mukha niya. Kailangan pa bang ulitin, Sander? Nahihiyang sabi ko. Oo, gusto kong marinig. Nagsasalos ako, Sander. Pag-uulit ko. Bakit? Tanong nito habang nakahawak pa sa pisngi ko. Mahal kita, Sander. Mahal kita, Mr. Spencer. Mahal na mahal kita, Alexander Spencer. Sabi ko, Inri, mahal na mahal kita. Salamat at mahal mo din ako. Huwag kang mag-alala kay Diana. Kakausapin ko siya na tigilan ka na. Matagal na kaming wala, Inri, at maniwala ka man o hindi, ikaw lang ang mahal ko. Mahal na mahal kita, asawa ko. Talaga? Sabi ko habang nakanguso. Oo naman. Tutukanin na natin ito, Inri. Pag-ako ko sa'yo pag-graduate mo, pakakasalan kita sa kahit anong sambahan. Sander naman eh. Pinapaiyak mo naman ako. Baby, bakit ka iiyak? Hindi ka ba masaya? Sabi nito na may halong pag-aalala. Masaya ako, Mr. Spencer. Masayang masaya. Sabi ko habang nakangiti na ng abot-tenga. Hindi ko alam kung bakit kinikilig ako. Grabe ka, Sander. Pinapakilig mo ako. I love you so much, Inri. Sabi nito at sinakop ng mga labi niya ang mga labi ko ng nag-aalab na halik. I love you so much, Sander. Kung alam mo lang kung gaano mo ako pinasaya. Sabi ko sa sarili. Bumitaw ng paghalik ito at aminado ko na bitin ako. At bago ko makalimutan, gagumitin ko na muna yan. Sabay halik sa pumatok kong labi. Ikinuwento ko ang lahat-lahat kay Sander at matyaga itong nakinig sa akin sa mga paliwanag ko. Nalinis na din niya ang sugat ko at ilang galos ko sa katawan. Sander, banggit ko sa pangalan nito. Yes. Sagot niya at itinigil ang pagtatype sa laptop niya. Nandito ako ngayon sa kwarto namin habang siya naman ay inaayos ang lesson plan niya for next week. Hindi ka ba galit na hindi na ako lalaban sa competition bukas? Bukas na kasi ito gaganapin. Hinila niya ako at ikinandong sa kanya. Bakit naman ako magagalit sa'yo? Siyempre, alam ko na inaasahan mo ako at ikaw pa nagpresent ang isali ako, di ba? Okay lang, Inri. Huwag kang mag-alala, okay? Saan mo pala gustong pumunta ngayong nalalapit na sun break?
Tanong niya sa akin. Sum break na kasi after ng competition. Agad na nag-sink in sa utak ko si Abby, ang kaibigan ko. Magbabakasyon kasi ito sa Palawan para makita si Luke, Mia. Nakaisip naman ako ng paraan para magkasama kaming magkaibigan sa sum break. Mag-aarot lang tayo, Sander? Tung-tung sabi ko. Yes, my wife. Gusto mo ba? Sabi nito. Oo naman. Hindi na tinatanong yan, no? Gusto ko sana sa Palawan. Gusto ko mag-bitch. Sabi ko. Natuwa naman si Sander. Siguro sa expression ko kaya inilapit niya ang mukha niya sa akin at pinanggigilan ang pisngi ko. Sige, doon tayo. Ikaw masusunod. Talaga? Lumaki ang mga mata ko sa labis na saya. Yes, my wife. Sabi nito at tinalikan ako sa mga labi ko. Wait lang, Sander. Ikaw ha, nakakarami ka na sa akin. Natawa na naman ito sa sinabi ko. Ano nakakatawa? Inis na sabi ko. Wala. Ang cute mo kasi pag naiinis ka. Sabi nito at hinalikan ako sa ilong. Hmm? Ewan ko sa'yo. Akala mo ba nakalimutan ko na yung sa inyo ni Diana? Sabay simangot ko. Hey, di ba napag-usapan na natin yun? Akala ko ba okay na? Huwag ka na magselos. Inari, ikaw lang ang mahal ko. Mahal na mahal kita, my wife. At niyakap niya ako ng mahigpit habang nakasiksik ang mukha ko sa leeg niya. Okay, okay. Nag-jo-joke lang naman ako, Sander. Sabi ko. Ay, akala ko galit ka pa sa akin eh. Basta, huwag mo na isipin na nakaraan. Inari, mas importante ang ngayon. Sabi niya habang nakahawak sa mukha ko at nakatitig ng seryoso sa mga mata ko. Hindi na ako nagsalita pa at niyakap ko na lang siya. Niyakap ko siya ng mahigpit na mahigpit. Hindi ko na malayang nakatulog pala ako sa kama at wala na si Sander sa tabi ko. Bumaba ako para hanapin siya at nakita ko siya nagluluto. Ang bungunong niluluto mo. Nagutom ako. Hey, nandun ka na pala. Hahatiran na lang sana kita ng pagkain para hindi ka na mapagod. Eh kasi, kasalanan mo to. Wala ka pag-gising ko eh. Namiss tuloy kita kaya bumaba ako. Sabi ko habang nakayakap sa likuran niya. Hindi naman ako aalis eh. Bahay natin to. Malamang nandito lang ako. Che, yan ka na naman eh. Sabi ko. Joke lang. Huwag ka na magalit, Inariko. Wow, Inariko? Sarap naman pakinggan. Bilisan mo na, Mr. Spencer. Nagugutom na ako. Sabi ko at pumasok na ako sa mesa. Opo, my wife. Para sa'yo. Natapos ang niluto niya at sabay kaming kumain. Sarap mo magluto? Sabi ko. Mabutit na gustuhan mo. Sabi nito habang nakahawak sa mga labi ko. Natapos ang gabihan namin at nandito kami ngayon sa labas at nagpapahangin. Sander, alam mo bang patay na patay ako sa'yo simula pa lang noon? Pag-amin ko. Naging interesado ang mukha nito at lumingon sa akin habang ako'y nakasandal sa balikat niya. Talaga? Ano na gustuhan mo sa akin? Habang ako'y kinikilig ay nagkwento pa din ako. Ang gwapo-gwapo mo kaya, no? Kaya ang dami nagkakagusto sa'yo eh. At isa na ako dun. Naalala mo pa ba noon sa may hallway? Napanganga ako na dumaan ka eh. Nakakahiya kasi nakita mo ako noon. Sabi ko sabay takip ng mukha ko. Umuntak pa ng ganda mo, Inari. Naaalala ko yun. Nahumaling na ako sa'yo noon, hindi ko lang pinapahalata. Gusto kita, Inari. Ay, mali. Mahal na kita noon pa man. Mahal na mahal kita. Weh, kaya ba pumayag kang ikasal tayo? Gulat na tanong ko. Ang galing mo ah. Ito ang sabi nito. Ano nga, Sander? Ako talaga nagsabi sa lolo ko na pakakasalan kita. What? Oh my Inari, mamaya ka nakiligin? Yes. Sinabi ko lang sa'yo na para sa mamanahin ko. Siyempre para maniwala ka. At pag sinabi ko sa'yo mahal kita, baka i-reject mo lang ako. Sander, kung alam mo lang, si sobrang gwapo mo, Mr. Perfect, walang mararadyok sa'yo. Una na ako namanhikan sa lolo mo, Inari, at sa awa ng Diyos, bumayag siyang ikasal ka sa akin. Sander, sobrang matouch ako sa sinabi niya. Hindi ko akalain, hindi lang pala niya ako mahal, kundi mahal na mahal. Kaya Inari, mali ka kung sasabihin mong patay na patay ka sa akin.
dahil mas patay na patay ako sa'yo. Sabi nito, grabe yung kilig ko. Abot langit na talaga. Sander naman eh. Bakit my wife? Pinapakilig mo naman ako eh. Lika nga dito. Likan mo ako. Sabi ko at hinila ko ang kwelyo ng polo niya at ako na ang sumiil sa kanya ng halik. Lubusin mo na Inari, hanggat baliw na baliw pa sa'yo ang asawa mo. Lord please, sana hindi na matapos to. Dinantihan niya ako ng halik at mas lumalim pa ito. Masaya ako nag-aayos ng gamit ko dahil ngayon mismo ang alis namin ni Sander. Kailangan kong tawagan si Abby. Sigurado ako matutuwa siya. Dali-dali kong kinuha ang phone at denial ang number niya. Ilang ring lang at sinagot na niya ito. Abby! Masayang bungad ko sa kaibigan ko. Oh, Inari, napatawag ka. Ngayon na ang alis ko eh. Alam ko. Ang totoo niyan, may good news ako sa'yo. Mas excited pa ako kay Abby. Hala, ang sayo niyo oh. Ano ba yun? Abby, pupunta ko ngayon ng Palawan. At alam mo ba ang good news? Sabi ng lolo ko, sa Yuma Island Resort na ka-check-in si Mr. Staban. Pupunta kami ni Sander doon at isasama na kita. Ha? Huh? Sander? You mean si Mr. Spencer? Bakit siya kasama? Hoy, Inari ha? Ano yun? May hindi ba ako nalalaman? At saka wait, ang mahal doon. Hindi ko afford yun. 35,000 per night. Naku, mamumulubi ako. Mahabang sabi nito. Naku, oo nga pala. Hindi niya alam ang tukol sa amin ni Sander. Patay. Ay, Inari, ang talino mo talaga. Well, wala na akong magagawa at kailangan ko nang aminin. Kaya nang nasa isip ko, isang napakahabang pagpapaliwanag na naman ito kay Abby. Inabot na kami ng oras, may paliwanag ko lang ng maayos. At sa wakas, naiintindihan din ang kaibigan ko. Maya-maya pa ay kumatik na si Sander at kami ay aalis na. Ang usapan namin magkaibigan ay magkikita na kami mismo sa resort. Naku, sana naman maging maganda ang araw ni Abby. Sana'y makilala pa siya ni Luke. Bakit napapangiti ka? Tanong ni Sander. Wala, wala. Sabi ko na lang. Mamaya mo na alamin. Paganda ang tanawin. Nandito kami ngayon sa private plane ng mga Spencer at gamit namin ang isa sa pinakamoderno na ipinagawa pa ng lolo niya. Sa pagod ay bigla nalang akong inantok dahil sa hindi din ako kaagad nakatulog kagabi nang dahil sa sobrang excited ako para sa araw na ito. Inabot ng 3 hanggang 4 na oras at nakarating na kami sa nasabing resort. Sumalubong agad ang mga kababaihan na receptionist ng hotel at halatang pinagkakaguluhan ng asawa ko. Welcome to Yuma Island Resort, sir. Bakas ang kilig sa mga mata nito habang ang asawa ko naman ay kaakbay ako at tila walang nakikita dahil dire-diretso lang itong naglakad. Mabuti nga sa inyo. Narinig kong nagsalita ang isa. Ang ganda-ganda ng kasama niyo, sir. Bagay na bagay sila. Napangiti na lamang ako doon at inalapit ko pa ang sarili ko sa asawa ko. Maya-maya pa ay kinuha ko na ang phone ko habang nag-check in na si Sander. Natusan ko siyang kumuha ng 2 kwarto. Tinatawagan ko na ngayon si Abby. Hello Abby, nasan ka na? Nasa lobby kami. Kumuha na ako ng kwarto mo. Nandito na ako sa entrance. Tinanaw ko ito at nakita ko ang napakaganda kong kaibigan. Mukhang pinaghandaan talaga. Ibinaba ko na ang phone at lumapit na dito. Abby! Niyakap ko ito na mahigpit. Grabe, hindi naman ako makahinga sa pagkakayakap mo Inari. Excited? Asan pala si Mr. Spencer, yung asawa mo? Ay, hindi pa din ako makapaniwala. Mabuti ka pa. Jackpot ka, girl. Mabuti naman alam mo. Pero, mas jackpot siya sa akin, no? Lumapit si Sander. Wife, nandiyan ka lang pala. Wow, ang sweet naman ni Sir Spencer. Wife talaga? Ay naku, si Abby talaga. Abby, anong ginagawa mo dito? Gulat na gulat si Sander. Ipinaliwanag ko ang lahat sa asawa ko at mabuti naman ay napapayag ko din ito. Ipinasok na ng mga bellboy ng hotel ang mga bagahe namin sa kanya-kanyang room. Share kami ng asawa ko sa isang kwarto at kay Abby naman ang katabi nito. Nagpaalam muna si Sander na may kikitain muna ang kakilala dahil dito din daw naka-check-in ito. Kaya pumayag ako.
habang kami ni Abby ay walang sawang nagkwentuhan ng love story namin ni Sander. Mayigit isang oras din ang lumipas nang tumawag ang asawa ko sa phone ko. Inari, punta naman kayo dito sa restaurant. Kakain tayo. Kasama ko pang kaibigan ko eh. Naisip ko, mas magandang makilala niyo din siya at may pakilala kita bilang asawa ko. Walang ano-ano hinata ko na si Abby pababa ng resort. Nakadress ako ng white at si Abby naman ay nakadress ng red. Kinakabahan ako, Inari. Bakit kaya? Sabi ni Abby, naku, huwag ka nang kabahan. Gutom lang yan. Sabi ko at nang papalapit na kami ay natanaw ko ng asawa ko. Kausap ang isang lalaki na katalikod. Lumapit na kami at hinalikan ko ang asawa ko. Sorry, natagalan. It's okay, my wife. By the way, this is my wife, Inari. And naputol ang sasabihin ni Sander nang lingunin ko. Ay nagtatago na si Abby sa likod ko. Uy, Abby? Ayos ka lang? Namumula na ito. This is Abby. Pagpapakilala ko habang nakayuko si Abby. Abby? Rinig kong sabi na lalaki. Bakit, Mr. Staban? Nagkakilala na ba kayo? Tanong ng asawa ko. I think we met before. Sabi nito. Mr. Staban? Luke Staban? Gulat na tanong ko. Yes. Kalanteng sabi nito. God, tadahan na nga ba ito? Abby, umayos ka nga. Bulong ko sa kaibigan ko. Umayos naman ito at humarap na kay Luke na kanina pa nakatitig sa akin niya. Pagkaupo ko sa tabi na asawa ko, siya din pag-upo ni Abby sa tabi ko. Ah, Mr. Staban? Siya si Abby? Yung kinurot ako ni Abby sa tagiliran ko kaya hindi ko na natuloy ang sasabihin ko. Mukhang nahihiya ito kaya hindi na ako nagsalita pa. Nag-order na kami ng pagkain. Si Abby ay hindi ginagalaw ang pagkain niya. Abby, kumain ka na. Bulong ko sa kanya habang ang asawa ko at si Luke ay masayang nag-uusap. Napansin kong kanina pa nakatingin si Abby kay Luke. Napaghahalataan talaga ito. Nandito na palang hinihintay ko. Sabi ni Luke sabay tayo at salubong sa isang magandang babaeng halatang anak mayaman. Napatigil kami lahat sa pagkain dahil sa pagdating niya. Hey everyone, I would like to introduce my fiancé, Avery, soon to be my Mrs. Staban. Sinalubong naman namin ito na isang mainit na welcome, samantalang si Abby ay nabulunan na ata sa kinakain niya. Inri, aakyat lang ako. Sumama ka sa pakiramdam ko eh. Hindi pa ako nakaka-oo ay umalis na ito. Wife, saan pupunta si Abby? Masama ang pakiramdam niya. Sabi ko kahit na alam ko naman ang totoong dahilan. Natapos ang dinner namin at nagpa siya kami mag-asawa na pumunta muna sa tabing dagat. Naisip ko na naman na baka tulog na si Abby kaya hindi ko na inabala pa ito. Inri, bakit ang tahimik mo? Tanong ni Sander. Huminga ako ng malalim bago nagsalita. Sander, alam mo bang hindi naman talaga masama ang pakiramdam ni Abby? What do you mean? May problema ba? Nagpa siya na akong ikwento ang lahat-lahat kay Sander at nakinig naman ito sa akin. Di ba ang sakit nun? Maiyak-iyak na sabi ko. Yeah, maybe. Pero buhay naman nila iyon. Sila din magde-decide para sa sarili nila. But Sander, hindi nga maalala ni Luke si Abby eh. So baka wala ng pag-asa ang kaibigan ko. Malungkot na sabi ko. Hey, Inari, makinig ka sa akin. Naniniwala ako na alala pa ni Luke ang kaibigan mo. Isang malalim na paghinga na lang ang pinakawalan ko. Niyakap naman ako ng mahigpit ng asawa ko. Kinabukasan ay maaga ako nagising at wala na si Sander sa tabi ko. Kagad ako naligo at nag-toothbrush para puntahan si Abby. Kinatuko ito sa kabilang kwarto ngunit walang sumasagot. Siya namang daan ng isang housekeeper. Ma'am, wala na po yung guest dyan. Maaga po nag-check out. May kailangan po ba kayo? Wala. Sige, salamat. Sabi ko at kaagad kong kinuha ang phone ko para tawagan si Abby. Ngunit nakapatay naman ang phone nito. Ay naku, Abby. Biglang nag-ring ang phone ko at ang asawa ko na ang tumatawag. Hello? Good morning, gorgeous. Bungad nito. Napangiti naman ako sa sinabi niya. Asan ka, Sander? Sabi ko. Nasa baba na ako, Inari. Nakahanda na yung breakfast natin.
Pagbaba ko ay nakita ko si Sander kasama si Luke at ang fiancé nito. Hindi mo kasama si Abby? Umiling ako at tinitigan ko si Sander. Nahulaan naman ito ang ibig ko sabihin. Napansin kong tahimik lamang si Luke habang kumakain kami. Halata, ang lalim ng iniisip nito. Asan si Abby? Nagulat ako sa biglang tanong nito. Ah, umuwi na siya? Kanina umaga pa? May aayusin pa kasi eh. Pagpapalusot ko. Oh, I see. Pagsang-ayon niya. Tumingin naman ang masama ang fiancé nito sa kanya na mukhang nagseselos. Natapos ang umagahan at umiwalay na kami sa dalawang magkasintahan. Sander, nag-aalala tuloy ako kay Abby. Huwag ka mag-alala, magiging okay din ang kaibigan mo. Ipasa muna niya ang subject ko. Tinignan ko to ng masama. Ano sabi mo? Hey, I'm kidding, okay? Ang init ata ng ulo mo. Isa lang, Inari. Pagpapakalman niya sa akin. Pasensya ka na, Sander. Hindi kasi magandang pakiramdam ko. Ha? Bakit? May masakit ba sa'yo? Pag-aalala nito. Wala naman. Sabi ko. Namumutla ka, Inari. Sigurado ka bang okay ka lang? Okay lang ako. Sa pagod lang ata ito. Tara na. Umakyat muna tayo para makapagpahinga ka. Inalalayan ako nito. Sige, inaantok din ako eh. Ewan ko ba? Kagigising ko lang halos. Inaantok na naman ako. At binuhat ako ni Sander paakyat ng kwarto namin. Second semester na at araw na ngayon ang pasukan. Nandito ako sa loob ng room habang nakatanaw sa bintana. Inaantok talaga ako. Umibigat din ang pakiramdam ko. Inari, buti nandyan ka na. Hindi ka sumabay sa akin kumain kanina. Bigla ko na lang nawala. Sabi ni Abby. Sa totoo lang ay nagtagal ako sa CR kaya hindi niya ako nakita. Naihilo kasi ako at nasusuka. Tinatamad din kasi akong bumaba sa kantin para kumain. Hindi naman ako gutom eh. Inaantok lang. Pasensya na Abby. Wala akong sumod makapag-usap ngayon eh. Mamaya na lang tayo mag-usap ha. Sabi ko at tumalikod na ako sa kanya at inihiga ang ulo ko sa table ko. Uy, ano ba nangyayari sa'yo? Lagi ka dalang natutulog. Tingnan mo, tumataba ka na. Aba? Tumataba ka nga ata. Kahit naririnig ko si Obi ay hindi ko na napansin ito dahil sa labis na antok ko. At kahit alam kong si Sander na ang susunod namin prof, ay wala akong pake dahil ang gusto ko lang gawin ngayong buong araw ay matulog. Nag-ring na ang bell kaya naman si Sander na ang susunod namin professor. Habang ako ay nakahiga pa din ang ulo sa table. Alam ko nandito na siya dahil tumahimik na ang mga maiingay ko mga kaklase. Samantalang ako ay sarap na sarap sa higa ko at gusto kong matulog. Bigla na lang talaga ako nakatulog hanggang sa maramdaman kong kinakalabit na ako ni Abby. Uy, Inari, ano ba nangyayari sa'yo? Kanina pa nakatingin sa'yo, yung asawa mo. Si sir, wala ka Sander, basta inaantok ako. Miss Leon, rinig kong tawag niya sa'kin. May sakit ka ba? Hindi ko kinubo ito at nanatili lang na nakahiga ang ulo ko sa table. Inari, okay ka lang ba? Danig kong bulong sa akin ni Sander. Inangatan ko na ito ng tingin. Namumutla ka. Halika, dadali na kita sa klinik. Hindi na ako nakahindi pa. Habang nasa klinik ay pinahiga ako ng nurse sa higaan. Tuwang-tuwa naman ako at makakatulog na ako. Okay ka lang? Tanong ni Sander nang umalis na ang nurse. Okay lang ako. Gusto ko pa kasi matulog eh. Okay lang? Umuo ka, Sander. Pag hindi ka pumayag, magagalit ako sa'yo. Ngumiti ito sa akin. Oo naman. Matulog ka lang, wife. Sabi niya habang hinahaplos ang buhok ko. Ipinikit ko na ang aking mga mata hanggang sa makatulog na ako. Hindi ko alam kung gaano ako katagal na nakatulog pero nagising ako nang maramdaman kong nasusuka ako. Kaagad akong bumangon at nagtungo sa CR. Pagkatapos ay parang pagod na pagod ako at ang sakit ng ulo ko. Miss, okay ka lang? May pag-aalalang tanong ng nurse. Hindi ko na pinansin ito sa halip ay hinanap ng mga mata ko sa Sander. Nurse, anong oras na? Tanong ko. 6 PM na ng hapon. Sabi nito. Kaagad naman ako lumabas ng klinik at hinanap sa Sander. Kinuha ko ang phone ko at tinawagan siya. Kaagad naman niyang sinagot ito. Nasaan ka? Iritang tanong ko. Katatapos lang ng meeting namin, pabalik na ako dyan. Okay ka na ba?
pag-aalala nito. Dasan mo ha? Hihintayin kita. Sabi ko at naupo na ako sa upuan malapit sa clinic room. Natanaw ko na siyang tumatakbo sa akin na roroonan ko. Bakit ka tumatakbo? Takang tanong ko. Nag-aalala kasi ako sa'yo. Biglang mo nalang pinatay yung phone. Sabi ko I love you. Pinatayan mo naman ako. Sabi niya, sus, nagtampo. I love you too. Sabi ko na siyang ikinangiti niya. Tara na, uwi na tayo. Sabi ng asawa ko. Nakarating kami sa mansyon nang biglang sumakit ang tiyan ko. Ray, bakit? Nag-aalala ang tanong niya. Wala, parang may kumukulo lang sa loob ng tiyan ko. Gutom lang ata to. Sabi ko, sige, umakit ka na ha. Ipaghahanda na kita na makakain. Sunod ko ito. Hindi pa ako nakakahakbang sabda nang bigla na lamang akong mawala ng malay. Inri! Hey, wake up! Wife! Pagmulat ng mga mata ko ay nasa kwarto na ako. Kwarto namin ni Sander. Nakita ko ito nag-aalala sa akin habang nakatingin. Mabuti naman at gising ka na. May babae ding doktor dito na maganda. Hindi ko maiwasang hindi ma-insecure dahil nakikita ko ang panakautingin nito sa asawa ko. Mabuti naman gising ka na. Halika, itatest ko muna yung ihi mo. Ngiting sabi nito. Sinunod ko siya at kinuhanan ako ng ihi. Maya-maya pa ay bumalik siya galing banyo namin ni Sander at inabot kay Sander ang isang maliit na pareba na may guhit. Two lines, buntis ang asawa mo. Walang emosyong sabi ng doktora. Nagliwanag ang mukha ni Sander. Talaga? Salamat Erica at nandito ka. Pumarap sa akin ang asawa ko. Kahit ako ay hindi makapaniwala sa sinabi niya. Wife, narinig mo ba sinabi ni Erica? Buntis ka at magkakaanak mo tayo. Masayang-masayang sabi nito at siniila ko ng halik. Buntis? Ako? Paano? Malamang Inri, lumandi ka. Sabi ko sa isip ko. Masaya ko sa nalaman ko at masaya akong tanggap ito ni Sander. Thank you my wife. Aalagaan mo ang baby natin ha. Mahal na mahal ko kayo. Sabi nito at hinalikan ako sa noo. Paano Sander? Mauna na ako. Sabi ng doktora na nagngangalang Erica. Salamat Erica. Salamat talaga. Mabuti na lang at nandyan ka. Naku, wala yun. Alam mo namang lahat gagawin ko para sa'yo. Sabi nito sabay hawak sa mukha ng asawa ko. Naginit ang ulo ko. Tama nga ang hinala ko. May pagnanasa ang babaeng ito sa asawa ko. Kaagad naman din tinanggal ni Sander ang kamay nito sa mukha niya. Oh, paano Sander? Labas tayo pag free ka na ha? Tay. Aba, ang kapal ng Erica na to ah. Sobra. Nang makalabas na ito ay todo simangot na ako. Agad namang napansin ni Sander iyon. Huwag mong pagsasalosan yun, my wife. Kababata ko yun sa Erica. Tinawagan ko siya nang mag-passed out ka kanina. Sobrang nataranta kasi ako. Natakot talaga ako. Okay, pero hindi ka makikipagkita sa kanya nang hindi mo ako kasama ha? Madiing sabi ko. Agad naman tumawa ito. Ano nakakatawa? Sander? Wala. Ang ganda mo kasi magselos. At opo, Mrs. Isasama kita kapag nakipagkita siya sa akin. Sabi nito at hinalikan ako sa noo pababa sa ilong hanggang sa mga labi ko. Ngayong alam ko ng buntis ako ay natakot din ako dahil nag-aaral pa ako. Ibinalita na namin na Sander ito sa mga lolo namin at tuwang-tuwa naman sila dahil sa magkakaapo na sila sa tuhod. Napag-usapan din namin ni Sander na tatapusin ko lang ang SAM na ito at titigil na muna ako para na din sa baby namin. 2 weeks pa lang akong buntis ayon sa OB ko. Kagagaling lang kasi namin ni Sander doon. Ayaw pa nga akong papasukin ang asawa ko ngayon pero kailangan dahil madami nang ginagawa sa school. Ipinaalam ko na din kay Abby ang kalagayan ko at tuwang-tuwa ito para sa amin ni Sander. Sa wakas daw ay magkakaroon na ng junior si Mr. Spencer. Natatuwa pa nga ako dahil hindi pa naman namin alam ang gender ni baby. Maaga din akong pumasok dahil ayoko na ding malate. Lagi na lang kasi akong late nitong mga nakaraang araw. Dahil sa antukin ako, kaya naman ngayon ay babawi ako. Wala pang masyadong tao. Alam kong nauna na sa akin sa Sander sa school dahil maaga ang meeting nila ngayon. Hintayin ko na lang kaya siya. Maaga pa naman at
30 minutes pa ang first class ko. Kausap ko ang sarili ko. Hinintay ko si Sander. 10 minutes pa lang at naglabasa na ang mga prof. Ngunit walang Sander na nagpakita. Nasaan kaya siya? Hanapin ko muna siya. May 20 minutes pa naman ako. Nagsimula na ako maglakad para hanapin ang asawa ko. Naisipan ko namang tawagan ito kaya lang baka busy siya kaya tinaks ko na lang siya. Asan ka? Message sent. Naghintay ako sa reply niya pero wala. Kaya nagpasya na lang akong hanapin siya. Naglakad-lakad ako sa mga room. Nababakasakaling nandoon siya. Maya-maya pa ay may narinig akong boses na nag-uusap. Pamilyar ito kaya lumapit ako ng konti sa nakasarang pinto. Sander, bakit mo ba ako iniiwasan? Alam mo ba na lumipat pa ako dito para makasama lang kita? Matagal na tayong tapos. Tinapos ko na ito noon pa. Bakit pa hindi mo maintindihan? Sander, mahal pa din kita. Hanggang ngayon, pinilit ko namang kalimutan ka eh pero hindi ko kaya, Sander. Sorry na sinagawa ko. Nagsinungaling lang naman ako dahil sa mahal na mahal kita. Hindi nga kita mahal, Diana. Kaya naman pala, una pa lang pakiramdam ko, hindi na ikaw yung babaeng sinasabi ko. Habang nakikinig ako, inapaisip ako. Sino ang babaeng tinutukoy ni Sander? Sander, patawarin mo ako. Nagawa ko lang yun sa labis na pagmamahal ko. Biglang kumirot ang ulo ko. May mga naalala ko na hindi ko alam kung ano. May biglang alaala ko nakita sa isip ko. Bumalik ng alaala ko, Diana. At hindi ikaw ang babaeng yun. Naguguluhan man ay nakinig pa din ako sa usapan nila. Bakit? Nahanap mo na ba siya? Ha, Sander? Nahanap mo na ba sa Angel? Angel? Sino sa Angel? Hindi ko na napigilan pa ang sarili ko at pumasok na ako sa loob. Sino sa Angel? Tanong ko, habang gulat na gulat naman si Diana sa pagdating ko. Ano ba, Sander? Hindi mo ba ako sasagutin? Sino sa Angel? Huwag naman sanang tumama ang hinala ko. Sana, hindi ako nilaloko ni Sander. I can explain, Inari, pero hindi pa ngayon. Maguguluhan ka lang. Kailangan pa natin ng panahon. Sabi nito, no, Sander. Bakit hindi mo sabihin sa Inari na iyan kung sino sa Angel? Diba? Yun yung pinangakuan mo pakakasalan mo bago ka mawala ng alaala. Huwag mong gawing tanga si Inari. Aminin mo ang totoo na ginagamit mo lang din si Inari para pampalit kay Angel. Shut up! Wala kang alam, Diana. Hindi mo kilala kung sino talaga si Angel at wala akong dapat ipaliwanag sa'yo dahil kay Inari lang ako magpapaliwanag. So, niloloko mo lang ako, Sander? Maluhaluhang sabi ko. Hindi mo naiintindihan, Inari, please. Ikaw lang ang babae ko sa buhay ko. Maniwala ka naman. Papalapit na ito sa akin nang pigilan ko to. Tama na. Lumayo ka sa akin. Sabi ko, napahawak na naman ako sa ulo ko. Lagi na lang kasi itong sumasakit. Tuluyan ko ng tanalikuran si Sander at nagsimula na maglakad. Lakad lang ako ng lakad. Hindi ko na pinansin ang tuloy-tuloy na pagtawag niya sa akin. Sa totoo lang ay naguguluhan na ako sa nangyayari. Kailangan ko muna magpahinga na lang para sa baby ko. Naisip ko nang mag-taxi, pauwi ng mansyon. Walang katao-tao dito kaya umakyat na ako ng kwarto at nilak ito. Kilala ba talaga kita, Sander? Bakit mo ginawa to sa akin? Ang sakit. Ang sakit-sakit na. Habang nakahiga ako ay hindi ko na malayang may tumatawag na pala sa phone ko. Nakasilent kasi ito tuwing nasa klase ako. Bumangon ako nang magring ulit ito. Abby, napatawag ka. Malamang tatawagan talaga kita. Ba't hindi ka pumasok? Ang init ng ulo ng asawa mo ha. Kanina pa siya sa klase. Nag-away ba kayo? Abby, pwede ka bang mag-cut ng class kahit ngayon lang oh. Please, puntahan mo ko dito. So may problema nga kayo? Oo eh. Gusto ko na makakausap. Please, nalulungkot ako pati si baby. Ay, okay. Sige. Usap tayo. Alam mo din namang broken-hearted ako. Dahil kay Luke. Simula na malaman kung ikakasal na siya. Teka, may pagkain ba dyan? Pakain ha? Nagugutom na ako eh. Nakakatawa ka talaga. Oo, sige lang. Punta ka na at kumuha ka nalang ng pagkain sa kusina. Madami dun. Akyat ka agad dito ha. Dito ka na sa kwarto ko. Kumain. Sige,
Copy. Alis na ako. Wait mo na lang ako. Mga 30 minutes. Magta-taxi ako. Sure. Ingat ka. Bye. Bye. Ibinaba ko na ang tawag at nahiga muli sa kama. Nilalaro-laro ko ang unan ko habang hinihintay si Abby. Dungaw ako ng dungaw sa bintana dahil sa naboboring na ako. Mga 30 minutes ay dumating na nga siya. Dala-dala ang mga pagkain kinuha niya sa baba. Ang takaw talaga ng babaeng ito. Oy, Inri, magkwento ka na. Dali, makikinig ako. Sabi nito habang patapos na siyang kumain. Umupo naman ako sa sahig na may carpet malapit sa kanya. Habang siya ay umiinom na ng juice at tapos nang kumain. Kasi, Abby, ganito yun. Ikinuwento ko kay Abby ang lahat ng narinig ko kanina sa usapan nila Diana at Sander. Pati na rin yung angel na tinutukoy ni Diana. Talaga? Tapos anong ginawa mo? Tanong ni Abby. Eto, kita mo naman. Umuwi ako. Hindi na ako pumasok. At saka sinong gaganaan pumasok pag ganoon? Ay, alam mo Inari, dapat hinayaan mo muna mag-explain ng asawa mo. Malay mo naman, may dahilan siya. Alam ko naman yun, Abby eh. Kaso sumakit din kasi ang ulo ko kanina. Parang pamilyar nga sa akin yung pangalang Angel eh. Ano, may amnesia ka lang, te? Ganon? Uy, biro lang. Pinatatawa lang kita. Balo ko talaga, Abby. Yun na nga, Inari. Pabayaan mo muna magpaliwanag sa'yo ang asawa mo, okay? Hindi na kasi ako makapaghihintay pa, Abby eh. Sabi niya, hindi pa daw ito ang tamang panahon. Ano yun, te? May amnesia kayong pareho, ganun? Ikaw kunyari sa Angel na may amnesia? Joke. Pinapatawa lang talaga kita. Nakakatawa ka nga, Abby. Inis na sabi ko. Hoy, bruha. Sige, sungitan mo ko. Pa ikaw tumanda dyan, ewan ko lang sa'yo. Sungit mo? Nagkatitigan kami ni Abby at bigla na lamang nagtawa na ng sabay. Sanay na ako sa kabaliwan ng kaibigan ko. Hoy ka din dyan. Oo nga pala, kwento mo naman yung kay Luke. Sabi ko, ano ikukwento ko? Simula na umalis ako ng resort, hindi na kami nagkita no. Tsaka Inari, sinabi ko na nga sa'yo na mag-move on na ako sa kanya. Wow te, makapagsabi na mag-move on, kala mo naging sila. Sabi ko habang tumatawa ng malakas. Oy bruha ka, mabawi ka sa akin na. Naasar mo na ako ha. Nagkulitan at tawanan lang kami ni Abby ng mga oras na iyon. Sila na sa isip ko. Tawanan na lang muna ang mga problema para na din sa baby ko. Inri, ano oras na? Tanong ni Abby dahil napasarap ang kwentuhan namin. 6 p.m. Bakit? Tanong ko. Maggagabi na? Uwi na ako ha? Mamaya na. Hindi ba pwedeng dito ka nalang matulog? Hindi pwede. Ano ko ba? Tsaka uuwi na ang asawa mo, no? Sige na, Abby. Paglalambing ko sa kaibigan ko. Lukaret ka talaga. Buti sana kung makikita ko si Luke dito. Sus, parang kasasabi mo lang kanina na mag-move on ka na dun. Ang hirap pala mag-move on, Inari. Halo siya, kala mo naman naging kayo. Ewan ko sa'yo. Minsan na nga lang ako mag-emote eh. Sige na, dito ka na matulog. Sabi ko, okay fine. Sige, basta masarap ang ulam ha. Gutom na naman ako eh. Natuwa naman ako at tinawagan si Yaya Cora, ang bago naming katulong para makapagluto na. Tara, bumaba na rin tayo. Nood tayong movies? Sabi ko, madami kasi mga romantic movies sa baba ng salas at dahil sa hopeless romantic kami pareho, ng kaibigan ko ay pumayag naman ito. Kailan ako ng kain ng mansanas na pula, samantalang popcorn naman ang kinakain ni Abby. A Walk to Remember, yun ang title ng pinapanood namin ngayon. Grabe, tulo na ang uhog ko kakaiyak sa palabas na ito. Ayoko na Inari, hindi ko na kaya. Hagulhol na iyak ni Abby. Abby, malapit nang matapos. Dali na, manood ka na. Hindi ko na kaya. Masakit-sakit naman ang palabas. Grabe, napakaiyakin talaga ng babaeng ito kahit kailan. Pinos ko muna sandali ang palabas. Nag-break muna kami ni Abby at kanya-kanyang punas muna ng mga luha pati uhog ng sipon. Grabe Inari, nakakaiyak yung palabas na yun. Oo nga eh. Ano, panonoorin na natin?
Tumangutango naman ito at balik na naman kami sa kanya-kanya namin pwesto. Tulo na naman ang sipon at luha namin pareho nang mamatay sa sakit na leukemia ang bidang babae. Grabe, ang sakit sa puso. Sabi ni Abby habang pinapanood na namin ang credits ng palabas. Umuhugot ka lang ata dyan, Abby. Hindi no. Nadala lang talaga ako sa palabas. Grabe, ang galing. Sabay palakpak nito. Natawa na naman ako dahil hanggang ngayon ay hindi pa din ito nakaka-move on sa pinanood namin. Maya-maya pa ibinuksan na ni Yaya Cora ang pintuan. Mukhang nandiyan na nga si Sander. Yaya, nandiyan na ba ang asawa ko? Kumain na ba siya? Tama nga ang hinala ko at si Sander iyon. Tinuro naman ni Yaya Cora kung nasan ako. Wife, I'm sorry, okay? Sander, okay lang. Pwede naman natin pag-usapan eh. Sabi ko, naiintindihan ko naman ang asawa ko kung hindi pa sa ngayon. Mabuti na lang din at nakinig ako sa payo ni Abby. You mean hindi ka galit? No, hindi naman ako galit eh. Sumakit lang kasi ang ulo ko kanina. Ha? Huh? Ayos ka lang ba? Oo naman. Mabuti nga at pinuntahan agad ako ni Abby eh. Salamat Abby ha. Mabuti naman at dinalaw mo ang kaibigan mo. Wala yun no. Ako pa. Eh malaki sa akin yan si Inari eh. Oh, wait. By the way, nakalimutan ko. Si Mr. Esteban nga pala. Sasabay siya sa ating mag-dinner. Sabi nito at lumapit si Esteban habang nakapamulsa ito. Laglag pa nga na naman itong kaibigan kong si Abby. At mabuti na lang at sinarado ko ito. Nakatitig lang si Esteban kay Abby at hindi basta-bastang titig ito dahil seryosong seryoso ito. Ilang araw na ang nakalilipas, naging okay naman ang lahat ngunit hindi kami ni Sander. Madalas lang aming pagtatalo, lalo na at nalaman kong lumabas sila ng Doktora Erica na iyon. Sobrang sasabog na naman ako sa galit. Pinipigilan ko lang dahil buntis ako. Kung tutuusin, hindi pa nga natatapos yun tungkol sa angel na iyon na tinutukoy ni Diana. At ngayon, kay Erica naman. Sino naman kasing hindi mabubwisit? Hanggang ngayon ay hindi pa rin pinapaliwanag sa akin ni Sander yung tungkol sa angel na iyon. Hello? Hello Erica, kumusta ka? Pwede ba tayo magkita? Importante lang. Oh, hi Sander, I miss you. Sure, sa coffee bean. Doon na lang tayo magkita. Okay? 2 PM sharp. Tinapos ko kagad ang tawag at nagmamadaling umalis ng bahay. Mabuti na lang at tulog pa ang asawa ko. Si Erica ang kababata ko at siya din ang nakakaalam ng lahat tungkol sa pagkatao ni Angel. Hey, nandiyan ka na pala. Have a seat. Salubong sa akin ni Erica. So, date ba to? No, Erica. Hindi ako nandito para makipaglokohan sa'yo. Seryosong ipinunta ko dito. Kailangan kong humingi ng tulong kay Erica. Siya ang gumamot kay Inari noong nawala ng alaala ito. Tama. Si Inari at Angel ay iisa. Matagal na ako may pagmamahal para kay Inari. Unang beses ko palang makita ito ay tinawag ko na siyang Angel dahil para siyang anghel na nagmula sa langit. Nag-iwan pa ako ng pangakong pakakasalan ko siya bago kami tuluyang maaksidente at mawala ang alaala naming pareho. Ilang taon ding nawalan ako ng alaala. Nalayo sa totoong mahal ko. Pagmulat ng aking mga mata, hindi ko nakilala ang mga taong nakapaligid sa akin. Pagmulat ng mga mata ko, iba na ako. Ibang-iba na ang tinatakbo ng buhay ko. Nagsimula iyon na magtrabaho ako bilang guro at makilala si Diana. Hindi nawala sa isip ko ang babaeng laman, lagi ng panaginip ko. Dumating na sa punto, nakahanap ko sa kanya ay niloko na ako ni Diana. Nagpanggap siyang si Angel at sinamantala niya ang pagkawala ng alaala ko. Isang taon pa lumipas, nagkita kami ni Erica. Hindi ko man maalala ito, ay tinulungan niya akong maibalik ang alaala ko. At ngayong naibalik ng alaala ko, kailangan ko ng tulong niya para ipaliwanag ang lahat-lahat kay Inari. So, ano nga ang dahilan at nakapagkita ka? Kailangan ko ng tulong mo para maibalik na si Inari. Oh, come on, Sander. Ilang taon nang walang maalala si Inari. Hanggang sa nag-ibang bansa na ito. Sa tingin mo ba? May babalik pa iyon? Hindi ko alam. Sander, mag-isip ka. Masaya na si Inari ngayon. Kung totoong mahal ka niya, ipagtapat mo sa kanya lahat. Paano? Hindi ko alam kung saan magsisimula. Unti-untiin mo lang.
Huwag kang mag-alala. Nandito lang ako sa tabi mo, okay? I got your back. Sabi nito at hinawakan ang kamay ko. Salamat, Erica. Bakit ngayon ka lang? Tanong ko kay Sander nang umuwi na ito ng late sa bahay. Ba't kasan ka pa? Tara na, matulog na tayo. Malambing niyang sabi at hinila na ako papasok ng kwarto. Sander, ano ba nangyayari sa'yo? Late ka na lagi umuwi. Nakikipagkita ka pa din ba sa doktora na yun? Huwag ka magsasinungalin sa akin, Sander. Diyan ang sabi ko sa'yo. Inis na sabi ko. Ngumiti naman ito at hinawakan na magkabilang pisngi ko. Inari, my wife. Ikaw lang, okay? Pasensya ka na at late akong nakaka-uwi. May inaasikaso lang ako. Ano naman yun? Shhh. Hindi naman masyadong importante iyon. Mas mabuti pa, matulog na tayo para sa baby natin, okay? At hinalikan niya ako sa mga labi ko. Sa simpleng paglalambing lang ni Sander ay nawawala din ang pagkainis at pagkatupakin ko. Alam ko din naman na dahil din ito sa pagbubuntis ko. Umiga na kami sa kama at niyakap ko siya. Ayoko na kasing wala siya sa tabi ko. Kaya pagkatapos at pagkatapos pa lang nitong makapagbihis ay niyakap ko agad siya ng mahigpit. Ipinikit ko na ang aking mga mata. Nagising ako nang maramdaman kong wala ang asawa ko sa tabi ko. Tumingin ako sa wall clock at 2 a.m. na pala ng madaling araw. Tumayo ako para magbanyo at pagkatapos ay lumabas ako ng kwarto para hanapin siya. Sander? Tawag ko sa kanya. Patay ang mga ilaw at liwanag lamang ng buwan ang tanging ilaw ko. Dahan-dahan akong bumaba ng hagdan para hanapin ang asawa ko. Naglakad-lakad lang ako at may narinig ako. Boses ni Sander iyon at may kausap ito sa phone. Lumapit pa ako para madinig ko kung ano iyon. Kung ano nga ba ang pinag-uusapan nila. Nasa bandang kusina ako at nagtatago sa wall para hindi ako makita ni Sander. Kumusta na siya? Nakainom na ba siya ng gamot? Yun ang narinig ko kay Sander. Tulog na si Inari. Ipainom mo ang mga vitamins na ipinadala ko ha. Para din sa kalusugan niya iyon. Okay lang. Wala yun. Hindi ka naman nakakastorbo. Nagising din ako. Sige, mag-ingat ka na lang palagi. Bye. At pinatay na ni Sander ang tawag. Naninikip ang dibdib ko. Kasabay noon ay wala akong maalala kung ano na ang sunod na nangyari. Pagmulat ng mga mata ko ay puting kisame na nakita ko kasabay noon si Sander na nag-aalalang lumapit sa akin. Inri, okay ka lang? Nag-alala ko sa'yo. Nag-pass out ka kanina. Dapat tinawag mo ko kung may kailangan ka. Sobrang alala ko. Alam mo ba yun? I can't lose you again, my wife. Hindi ako nagsasalita at naalala ko na naman ang mga nangyari kaninang umaga. Kaya nakaramdam na naman ako ng kirot dito sa puso ko. Kahit hindi ko pa talaga alam kung ano ang dahilan. Tumalikod ako sa kanya. Huwag na muna tayo mag-usap. Why? May nagawa ba ako? Tell me. Ayoko makausap ka ngayon, okay? Magsasalita pa sana ito nang bumukas ang pinto at si Erica ang niluwa nito. Iba talaga ang pakiramdam ko sa babaeng ito. Alam kong may gagawin siyang hindi maganda na magiging dahilan ng paghiwalay namin mag-asawa. Erica, kamusta na ang kalagayan ni Inari? Nag-aalalang tanong ni Sander. Sander, we need to talk outside. Sabi nito, no, dito kayo mag-uusap. Madiing sabi ko. Tumingin lamang sa akin si Erica. Inari, sabi ng asawa ko. Okay, dito ko na lang sasabihin. Kailangan na mag-ina mo ang bagong environment. Tatapatan na kita. Hindi safe ang asawa mo kung dito sa Pinas maninirahan. Alang-alang sa baby niyo, kailangan niya agad ang lumipat sa mas malinis na lugar. If I were you, mas maganda ko sa ibang bansa muna siya maninirahan. Sabi nito. Ano? Bakit? Hindi naman masama ang pakiramdam ko. Sino ko para sabihin yan? Naubos na ang pasensya ko sa babaeng ito. Kala niya ba'y mapapaniwala niya ako? Gusto lang niyang masolo ang asawa ko. Inner enough. Sabi ni Sander. No, hindi ako papayag, Sander. Mag-uusap na muna kami mag-asawa, Erica. Sabi nito. Pagkaalis na Erica ay naupo sa Sander sa higaan ko. Hey, kailangan natin makinig sa kanya para na din sa baby natin. Dadalhin kita sa Canada. Doon ka muna, Inari. Huwag ka mag-alala. Susunod din ako sa'yo. Akala ko ba ihahatid mo ako? Babalik ka pa dito? Why?
Kailangan ko mag-leave. Inari, huwag kang mag-alala. Pagkahatid ko sa'yo doon, uuwi agad ako dito para maasikaso ko na ang sick leave ko. Pero Sander, naniniwala ka ba sa babaeng yun? Hindi totoo yung sinasabi niya? Baby, please. Maniwala tayo para na din sa anak natin. Please. Tumahimik ako sandali. Okay. So, kailan tayo aalis? Tonight, Inari. What? Yes. Tonight. Okay. Nakalabas na kami ng ospital at kaagad niya inayos ang mga gamit ko, pati na rin ang private plane na sasakyan namin. Planado na lahat. Hey, bakit hindi ka nagsasalita? Wala, Sander. Tell me. Wala nga. Ang totoo, naalala ko na naman yung nangyari kanina umaga. Sino kaya kausap ni Sander? 8 PM, nakarating na kami sa airport at may sumundo agad sa amin na mamahaling sasakyan. Nakarating kami sa magandang bahay. Bahay mo to? Tanong ko. Yes, my wife. Bahay natin ito. Namangha ako sa ganda ng bahay. Agad na may lumabas na magandang babae sa loob at agad na niyakap si Sander. Sino naman to? Maganda siya. Mestiza. May tangkad na 5'8 at para siyang modelo. Sino ka? Inis na tanong ko. Tumawa naman ito at si Sander. Huwag niyo akong pinagtatawanan. Sander, di mo naman sinabi sa akin na selosa palang asawa mo. Sabi nito, wife, sa loob na tayo mag-usap. Malamig dito. Ipinasok na ng mga katulong ang mga bagahe. Sander, hindi ako natutuwa. Huwag kang pangisi-misi dyan. Okay. Sorry. By the way, this is my sister, Margaret. Pakilala ni Sander sabay turo sa babaeng nakatayo sa harap ko. Siya din nakausap ko kanina bago ka mag-passed out. I know what you're thinking. I can explain, my wife. Sabi nito habang natatawa. Hindi ako nagtatanong, Sander. May ate pala siya. Nakakahiya. Tinarayan ko pang ate niya. Tito Sander! Bati na isang batang lalaki na sa 10 taong gulang. Brent, ininom mo ba ang mga vitamins na pinadala ni Tito? Yes, Tito. Thank you po. Good boy. Anak ko nga pala, Inari. Pamangkin ni Sander, si Brent. Sabi ni Margaret. Naku, pasensya ka na sa akin kanina. Sabi ko sa kanya. Ano ka ba? Wala yun. I told you, I can explain my wife. Sabi ni Sander habang nakangiti. So, mali palang hinala ko? Ay, kawawa naman ang asawa ko. Pinaghihinalaan ko pa ng masama. At least, alam ko kung faithful siya sa akin. Nilapitan ko ang bata at kinarga ko. Pinakilala din ako ni Sander dito at kaagad kaming nagkasundo. Ang bait talaga ni Sander. Mahilig siya sa mga bata at alam kong tinutulungan niya si Brent. Sander, bumalik ka agad. Namimiss na agad kita pati sa baby. Namimiss ka na. Kausap ko ngayon ang asawa ko sa phone. 2 weeks nang hindi kami magkasama ni Sander. Nasa Pinas siya at nandito ako sa Canada. Soon, my wife. Madami pa kasi ako inaasikaso. Finals na at hindi ko pwedeng pabayaan ang mga estudyante ko. I know, pero namimiss na kita. Malungkot na, sabi ko. Me too, my wife. Always. Huwag kang magpapagutom dyan, ha? At saka, umiwas ka sa mga babae. Lalo na sa Erica na yun. Sabi ko. I know. Huwag kang mag-alala. Hindi ako didikit sa iba, promise. Mabuti naman. Kasi, sisipain ka talaga ni baby kapag ginawa mo yun. Ikaw talaga, ang cute-cute mo. Huwag kang mag-alala. Ikaw lang talaga. Mabuti naman kung ganun. Kumain ka na dyan, ha? I will. Lalo na ikaw. Huwag kang magda-diet. Pakainin mong mabuti ang baby. Wolves na natin. Lalaki ang anak namin, na Sander. At 5 months na ang tiyan ko. Opo. Sige na. Baka busy ka eh. Tapusin mo na yan, ha? Matutulog na din ako. Gabi na dito eh. I love you, Sander. Oo, matulog ka na. Para healthy ang baby. I love you so much, my wife. Pagkatapos ay binaba ko na ang phone. Nahiga na din ako sa kama at ipinikit ko na ang aking mga mata. Angel ang tawag ko sa'yo kasi mukha kang anghel. Inuuto mo na naman ako eh. Hindi,
Totoo ang sinasabi ko. Happy anniversary, Inri. Happy anniversary, Sander. I love you, Angel. I love you so much. Ihintayin kita kapag ganap na dalaga ka na. I love you too, Sander. Habang nagmamaneho, si Sander ay may kinuha itong maliit na bagay sa gilid niya. Hindi ko napansin na may paparating. Sander! Pabangga tayo! Sa gulat ay hindi kami nakaiwas sa isa pang sasakyan. Bumangga kami. Bago ako mawala ng malay at nakita ko ang dugo ang sa Sander. Unti-unti nang nandilim ang paningin ko. Ha? Panaginip? Nagising ako dahil sa isang panaginip na iyon. May natatandaan ako ngunit malabo pa. Sander, sabi ko, hinanap ko na naman ang asawa ko nang makalimutan ko na wala nga pala siya. Kailangan ko makausap, Sander, dahil nakakaalala na ako. Tumingin ako sa oras at madaling araw na. Nagbabakasakali akong gising pang asawa ko. Dali-dali kong kinuha ang phone ko at tinawagan siya. Tatlong sunod-sunod na ring. Hello, Sander? Nagising ako. Ano kasi? Nananaginip ako. Hey, Inri. Wala si Sander, nasa banyo. Naliligo. Boses babae ito at kilalang kilala ko ito. Erica? Anong ginagawa mo dyan? Nasaan kayo? Bakit hawak mo ang phone ng asawa ko? Galit na sabi ko. Nagpasama kasi sa akin si Sander dito sa bahay niyo eh. Nalulungkot daw siya. Kaya ayun, nagkainuman kami at... Never mind. Ano, ituloy mo? Anong never mind? Sabihin mo sa akin. Bakit ka nagagalit, Inri? Natatakot ka bang iwan ka ng asawa mo? Ibigay mo ngayon to sa asawa ko. Kung ayaw mo, umuwi ako ng Pinas at pare-pareho tayo mapahamak. Bakit, Inri? Anong gagawin mo sa akin? Huwag mo akong kakalabanin, Erica. Alam kong may gusto ko sa asawa ko. Hindi ako tanga. Alam ko yun, Inri. Halata naman, di ba? Tumawa ito. Nag-init ang dugo ko. Ako ba, Erica, yung pinagluloko mo? Binibilog mo pa ang ulo namin mag-asawa para paniwalain na masama sa akin ang manirahan sa Pinas? Hindi talaga ako naniniwala. Doktor ako, Inri. Alam ko kung ano mas makabubuti sa'yo. Ibigay mo ngayon ito sa asawa ko. Ibinaba niya ang tawag. Tinawagan ko muli ito ngunit hindi ko na makontakt. Malaka ang tiwala ko sa asawa ko at alam kong si Erica ang gumagawa ng paraan para akitin ito. Hindi ako mapalagay. Napaparanoid na ako. Alam kong anumang oras ay sasabog na ako sa galit. Hanggang sa nakaisip ako ng paraan, uuwi ako ng Pinas. Umuwi ako ng Pinas kahit na hindi alam ni Sander. Hindi na ako nagpapigil kahit sa kapatid niya. Gusto ko ding makaharap ang Erica na iyon dahil matagal na akong nagtitimpi. Pinatay ko ang mobile phone ko para hindi ako matawagan ng asawa ko. Madalas kasi niya akong tinatawagan. 6 PM na ng hapon at nakarating ako ng mansyon. Agad akong pumasok. Hinanap ko ang asawa ko. Nakita ko pa ang ilang kasambahay namin at gulat na gulat sila sa pagbabalik ko. Nasaan ang asawa ko? Tanong ko kay Jana, ang katulong namin. Senyorita, wala pa ho si senyorito. May pasok siya ngayon? Opo, senyorita. Pagkatapos noon ay nagpa siya akong umupo na muna sa malambot na sofa dito sa sala. Nagantay pa ako at nakaramdam na ako ng gutom. Kaya naman ay nagpaluto agad ako at kumain na. 9 PM na at wala pa din ang asawa ko. Binuksan ko na ang phone ko at hindi nga ako nagkamali dahil ang daming text sa akin ni Sander. Hinahanap niya ako, kaya tinawagan ko agad siya. Ring lang ito ng ring. Hindi siya sumasagot. Napakunot noon ako. Bakit ganun? Sandra, asan ka ba? 10 p.m. na at nandito pa din ako sa salas. Naghihintay sa asawa ko. Halos makatulog na ako nang makarinig ako ng makina ng kotse. Alam kong siya na yun. Kagad na bumukas ang pinto at iniluan nito si Sandra. Niyakap ko agad siya. Sa sobrang pagkamis ko at nagulat siya. Wife, bakit nandito ka? Inahanap kita kanina pa. Sinabi sa akin ni Margaret na umuwi ka. Kanina pa ako dito sa bahay natin. Hinihintay ka. Niyakap niya ako at niyakap ko din siya na mahigpit. May tumikim sa likuran namin. Bakit nandito siya? Kunot-nukong tanong sa asawa ko. Tinulungan niya ako hanapin ka, Inri.
Hindi mo kasi sinasagot ang mga tawag ko kanina pa. Si Erica, ang kasama ni Sander. Ang babaeng kinabubusitan ko. Oh, paano Sander? Mauna na ako. Bye. Sige, salamat Erica. Hinila ko ang asawa ko sa loob ng mansyon at dalidali kong sinara ang pinto ng padabog. Inari, bakit ka umuwi? Alam mo namang makakasama sa'yo kapag dito ka nagstay. Niloloko lang tayo ng babae yun. Ano ba Sander? Wala akong sakit. Paano mo nasabi? Doktor siya, Inari. At sinasabi niya dapat. Hindi. Sinasabi niya yun para maghiwalay o mahiwalay ako sa'yo. Gusto ko ng babae yun, Sander. Can't you see? Hey, Inari, please don't do this. Magkaibigan lang kami ni Erica. Hindi mo siya dapat pinagsasabihan ng ganyan. Magkaibigan? Oo, kaibigan lang ang tingin mo sa kanya. Eh siya, alam mo ba kung ano talaga ang tingin niya sa'yo? Inari, enough. Hindi makabubuti sa baby natin ang pag-aaway na to. Napaparanoid ka lang. No! Don't fool me! Dali-dali ako umakyat ng hagdan, papunta sa kwarto. Inari! Inari naman! Huwag mo akong tatalikuran! Sumunod ito sa akin. Ayoko na makausap ka! Bakit kasi hindi ka naniniwala sa akin? Naiwan ko ang phone ko sa opisina ko sa school. Binalikan ko yun at wala kang man tawag. Sander, enough! Ayoko na makipag-usap. Pagod na ako. Inari naman! Asan, tama na! Hindi ka tatabi sa akin matulog. Dinabog ko pasara ang pinto. Patuloy ang katok nito ngunit hindi ko pinansin iyon. Napagod ako sa biyahe at gusto ko nang matulog. Umanda ka sa akin bukas, Erica. Ano ipinunta mo dito? Tanong ni Erica. Erica, alam kong ayaw mo sa akin. Bakit? Sa'yo nang galing yan. Busy ako. Kung wala ka namang importante ang sasabihin, mabuti pang umalis ka na. Alam mo, ang ipinunta ko dito. Bakit ka nagsisinungalin? Bakit mo hawak-hawak ang phone ng asawa ko nang tumawag ako? Tumayo ito sa kinauupuan niya at naglakad papunta sa akin. Sinabi ko na sa iyo ang dahilan. Bakit paulit-ulit ka? Sinungalin? At bakit naman ako magsisinungalin sa iyo? Teka nga, bakit ba ako nag-explain sa iyo? Sino ka ba sa inakala mo? Ako lang naman ang asawa na lalaking nilalandi mo. Kaya tatanungin kita. Sino ka ba sa inaakala mo? Tumawa ito sa akin. Wow, Inari. Bata ka pa talaga. Masyadong sarado ang utak mo. Hindi nila ako magtataka kung isang araw iwanan ka ni Sander. Huwag kang paranoid. Sayang, maganda ka pa naman. Alam mong hindi ako magkakaganito kung hindi ka gumagawa ng paraan para paghiwalayin kami mag-asawa. Oo, Erica, bata pa nga ako at matanda ka na. Pero tingnan mo, sino ngayon sa atin ang aslang bata? Nakakatawa ka? Akala mo maubusan ka ng lalaki sa mundo? Huwag mo akong hamunin dahil kahit mas matanda ka sa akin, hindi kita uurungan. Nakakatakot ka pala, Inari. Bakit? Ano ba kaya mong gawin? Hindi mo na naisang malaman pa. Kaya kung ako sa'yo, dumista distansya ka. Ikaw na nga iniiwasan, pinagsisiksikan mo pa din yung sarili mo. Nakakaawa ka? Para ka lang pulubing ng lilimos ng atensya ni Sander. Kumunot ang noon nito at nag-angat ng kamay. Sige, ituloy mo. Sampalin mo ako nang malaman mo kung saan ka dapat lumugar. Mariin, sabi ko. Ang kapal na mukha mo. Para sabihin sa akin yan, Inari. Sino ka ba sa akala mo, ha? Gusto mo bang ulitin ko sa'yo? Ako lang naman si Inari. De Leon Spencer. Asawa ni Sander. Ang lalaki nilalandi mo, kaya ibabalik ko ulit sa'yo yung tanong mo, bruha ka. Sino ka ba sa akala mo? Isang doktora ka lang naman na mababa ang lipad. Oo nga, marangal ang natapos mo pero sa ginagawa mo, talo mo pa ang babaeng pakawala. How dare you, bitch! Sinampal niya ako ng malakas. Kung bitch ako, mas bitch ka! At sinampal ko siya ng mag-asawang sampal. Gaganti pa sana ito pero kinuha ko ang flower vase na nasa tabi ko. Sige, subukan mo ko saktan. Hindi ako magdadalawang isip na basagin yung mukha mo. Gamit ito! Natigilan si Erica. Marahil ay natakot ito. Binitawan ko na ang hawak ko at nagsalitang muli. Ito pa nga lang, talo ka na. Kaya hindi lang yan ang aabutin mo kapag sinira mo ang pamilya ko. Pagkatapos noon ay iniwan ko siyang nakatulala.
mas mabuti nang makilala niya kung sino ba talaga ako. Hindi ako santo at hindi ko siya sasantuhin. Nakauwi na ako ng mansyon at si Sandro ang sumulubong sa akin. Wala kang pasok? Tanong ko sa kanya. Inari, anong ibig sabihin nito? Tumawag sa akin si Erica at takot na takot. Pinagbantaan mo daw siya. Nagulat ako sa nalaman ko. Oo, tama nga na banta iyon pero bakit kailangan pa niyang tawagan ang asawa ko? Para ako naman ang magmukhang masama? Talagang hindi titigil ang babaeng yun ah. Akmang aalis ulit ako para puntahan si Erica nang hawakan ni Sander ang braso ko. Inari, tama na? Hindi mo alam ang ginagawa mo. Bakit ka ganyan kay Erica? Siya na nga mismo ang tumutulong sa atin. Wala kang alam, Sander. Nilalandi ka na ng babaeng yun. Ang manhid-manhid mo pa din. What? Here we go again. Pinagtalunan natin yan kagabi. Inari, at ilang beses ko bang sasabihin na magkaibigan lang kami ni Erica? Ilang beses ko din bang sasabihin sa'yo na kahit pa kaibigan lang ang turing mo sa kanya, iba naman ang dating sa kanya noon dahil hindi kaibigan ang tingin niya sa'yo. Babae ako, Sander. At alam ko kung ano ang bahong pasabog ng kapwa ko babae. At sabihin mo na sa akin paranoid wife ako. O ano pa man pero ipinaglalaban ko lang dapat sa akin. Hey, calm down please. Huwag ka na sumigaw. Makakasama sa baby natin to. Pero Sander, ang sinasabi ko lang sa'yo, mag-ingat ka, lalo na sa babaeng yun. Umuwi ako dito, Sander, para sa'yo. Naaalala ko na ang lahat. Kumunot ang mga nito. Naaalala ang alin, Inari. Please, sabihin mo. Naaalala ko na yung araw na nadiskrasya tayo. Minor de edad pa lang ako noon, Sander. Naaalala ko na. Na ako sa Angel. Inari! Sa sobrang saya, ay niyakap niya ako na mahigpit. Pero, dagdag ko, pero ano? Yung araw na naaksidente tayo, nakita ko si Erica. Nawalan ako ng malay. Nang magkamalay ako, ay nasa ibang lugar na ako at wala nang maalala. Ano sabi mo, Inari? Hindi maaari yun dahil simula nang manumbalik ang alaala ko, ay hinanap kita kay Erica. Kung ganun, dapat lang talaga ako magalit dahil nagsisinungaling siya. Ilang taon din tayong nawalay na dahil sa kanya. Sabi ko, hindi ko alam na magagawa ni Erica ito pero bakit? Kailangan niya magpaliwanag dahil hindi ko masasiguro kung makapagtitimpi pa ako sa kanya. Galit na sabi ni Sander. Tsaka, sabi ko, tsaka ano my wife? Bakit hawak ni Erica ang phone mo nung tumawag ako? Hinanap kita sa kanya at ang sabi niya ay naliligo ka daw. Tinanong ko pa kung bakit siya nandito sa mansyon at bakit kayo magkasama at sinabi niyang nalulungkot ka daw kaya nagpasama ka sa kanya. What the? Anong kalukuhan niyang sinasabi niya sa'yo? Kaya pala galit ka sa akin dahil doon? Hindi na niya kailangan magpaliwanag dahil hindi na siya makakatungtong pa dito sa mansyon. Galit na sabi na Sander. At saka, Sander, hindi talaga ako naniniwala sa sinasabi niya magkakasakit ako dito sa Pinas. Alam kong gumagawa lang siya ng paraan para paghiwalayin tayo. Shhh. Naniniwala ko sa iyo, Inari. Huwag kang mag-alala. Binubura ko na sa buhay ko sa Erica. Walang kahit na sino man ang pwedeng manakit sa mag-ina ko. Kung ano man ang dahilan niya, wala na akong pakialam doon. Basta huwag na siyang gagawa nang hindi ko magugustuhan. Niyakap ako ni Sander at niyakap ko din siya. Naging malinaw na sa amin ang lahat. Naging malinaw na sa Erica ay isang sinungalin. Nalinawan din kami mag-asawa sa lahat ng nangyari. Pareho kaming nawala ng alaala at parehong nilayo ng tadhana sa isa't isa. Ganoon pa man ay sadyang mabait ang Diyos at muli kaming pinagtagpong muli. Inri, handa ka na? Tinig iyon ni Sander. Nag-i-unpacking na kasi kami ng mga gamit dahil sa Canada na kami muna titira. At napagkasunduan namin mag-asawa na doon isisilang ang anak namin. Oo, saglit na lang ito. Masayang sabi ko. Lumapit naman sa akin ang asawa ko at naglambing. Niyakap niya ako habang nakatalikod ako at nangaayos ng mga damit. Mahal na mahal kita, Angel. Inri. Natawa ako dahil dalawang pangalan na ang itinatawag niya sa akin ngayon. Mahal na mahal din kita, Mr. Spencer. Sabi ko. Hahalikan na niya sana ako nang biglang may nag-doorbell. Hop, may bisita pa ba tayo?
Tanong ko sa asawa ko. Kumunot-no ito na halatang hindi din alam kung sino ang nagdo-doorbell. Wait lang, wife. Titingnan ko lang kung sino yun. Sabi nito at bumaba na. Ilang saglit pa ay natapos na ako mag-impake at hindi pa din umaakyat ang asawa ko. Naupo na ako sandali sa kama para makapagpahinga sandali. Wala pa din sander na umaakyat. Kaya naman hindi na ako nagpaligoy-ligoy pa at binaba ko na ito. Pagbaba ko, ay nakita kong asawa ko sa tapat ng pintuan palabas na may kinakausap. Dahan-dahan ako lumapit para makita ko ito. Anong ginagawa mo dito? Hindi ba't sinabi ko na sa'yo na ayoko nang makita ang pagmumukha mo? At ayoko nang tutungtong ka ba dito sa pamamahi ko? Galit na sabi na Sander. Sander naman, nandito ako para humingi sa'yo ng tawad pati na rin sa asawa mo. Si Erica ito. Simula na malaman namin ni Sander ang pagsisinungaling nito ay hindi na muli pang kinausap ni Sander ito. Please forgive me, Sander. Alam mo namang nagawa ko lang iyon sa pagmamahal ko sa'yo. Oo, aaminin ko na tukso ako at inilayo ko sa'yo si Inari para ako naman ang pansinin mo, pero nagkamali ako dahil naging kayo naman ni Diana. Shut up, Erica. Umalis ka na. Pareho lang kayo ni Diana na dapat matagal ko nang binura sa buhay ko. Sander, please. I'm your best friend. Best friend? Oh, come on, Erica. Mahiya ka nga sa sarili mo. I don't even know you. Hindi talaga kita kilala dahil hindi ko alam na demonyo palang kausap ko ngayon. Sander, tama na. Hindi ko na napigilan pa at pinuntahan ko na ito. Inri, dyan ka lang sa loob. Baka ano na namang kademonyohan na gawin sa'yo ng babaeng to. Erica, pwede bang umalis ka na? Hindi ka kasi nakakatulong. Sabi ko, gusto ko lang naman na mapatawad niyo ako. Erica, tao lang ako. Tao lang kami. At alam kong wala akong karapatang kasuklaman ka dahil may takot ako sa Diyos. Kung hinihingi mo ang kapatawaran namin mag-asawa, hindi pa sa ngayon yun. Oh, Erica, kaya kitang patawarin pero hindi sa ngayon. Sabi ko, napayuko naman ito. Sige, naiintindihan ko kayo. Sana sa muli natin pagkikita ay mapatawad niyo na ako. Alis na ako. Yun na ang huli niyang sinabi bago umalis. Kaagad na sinarado ni Sander ang pintuan. Huwag na natin siyang isipin. Dapat hindi masira ang araw natin. Sabi ko sa kanya. Tumango naman ito at lumapit sa akin. Umiinit lang talagang ulo ko sa babaeng yun. Ayokong mawala kang muli sa akin, Inari. Hindi ko alam kung kaya ko pang mabuhay. Sander, huwag kang mag-alala. Bubuo na tayo ng pamilya. Oh, ilang buwan na lang at tatlo na tayo. Masayang sabi ko. Hinalikan niya ako at niyakap ng mahigpit. Teka, Mr. Spencer, malilay tayo nito eh. Tara na. Sabi ko habang tumatawa. Sumunod naman sa akin ang asawa ko at kaagad niyang ibinaba ang mga bagahe. Let's go, my wife. Madami pa tayong bubuuin pangarap sa Canada. I can't wait to see my son. At hindi na din ako makapag-antay. Nasundan siya. Loko ka talaga. Kala mo naman ikaw manganganak. Inampas ko to niyang mahina sa bicep niya. Parang ayaw mo naman. Masarap naman, di ba? Sabi niya habang tumatawa. Perfect mo talaga. Pero kung ako ang tatanungin, gusto kong bumuo kami ng malaking pamilya. Bala kong magkaanak ng marami kay Mr. Spencer. Ay, Inri. Buntis ka na nga. Kung ano-ano na naman ang iniisip mo. Itinuloy namin ang paglalambingan sa loob ng private plane. Sa ngayon, ay masaya kami nagsasama ni Sander. Alam ko narating ang araw na uuwi kami ng Pinas kasama ang marami namin mga munting anghel. Isinisilang ko ngayon ang ika-apat na anak namin ni Sander. Si Wilson ang napagkasunduan namin ipangalan sa panganay namin at wala pang 2 taon ay nasundan agad ito ni Cassandra, ang prinsesa namin ni Sander. 1 taon pa lang si Cassandra ay nagbuntis naman ako kay Abiel, ang pangatlong anak naming lalaki ni Sander. At ngayon, magsisilang akong muli. Nagising ako sa isang private hospital dito sa Canada. Pagmulat ng mga mata ko, ay kitang-kita ko na buhat-buhat ni Sander ang anak namin. Hello, my little prince Damian. Sabi nito, natuwa na lang ako dahil may naisip agad siyang ipapangalan dito. Hey,
Are you okay? Gising ka na pala. Sabi ni Sander. Inihiga niya sa akin sa Damien at pinagmasdan ko ang baby namin. Ang ganda mo talaga. Tumingin ako sa kanya habang siya ay titig na titig sa akin. Hoy, Mr. Spencer, last na to si baby Damien ha? Ang hirap mong anak no? Natawa ito sa sinabi ko. Hindi ka makakahindi sa akin, Mrs. Spencer. Ikaw ha? Kakapanganak ko palang umiiral na naman yung kaanuhan mo. Bigla na lang kaming nagtawanan. Dumating ang mga bata, pati ang ate ni Sander na si Margaret. Ngayon ay masasabi kong masaya na ako at kumpleto na ang pamilyang binuo namin ni Sander. Namuhay kami ng mapayapa dito sa Canada at masasabi kong ako na ang pinakaswerteng babae sa buong mundo.